Live. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat mga ka-indi. Muli sama-sama po tayo naman mag-rosaryo at humingi ng panalangin sa ating mahal na Birheng Maria sa tulong ng kanyang esposo na si San Jose, San Miguel, San Michael, San Rafael at sa lahat po ng mga banal naway iparating sa paanan ng dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ang ating mga kahilingan, lalo-lalo na yung mga taong patuloy na humihingi sa atin ng panalangin na makatagpo sila ng kagalingang espiritual at physical. Isama natin sa ating panalangin ang ating bagong Pangulo ng ating bansang Pilipinas na may maging matagumpay po siya at tunay na maiangat niya ang ekonomiya at antas ng kabuhayan ng lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Ganon din, ipagdasal natin ang lahat ng mga kaparian, mga madre, obispo at ang ating Santo Papa. At ganon din po, ipanalangin din natin ang mga religious leader, ang mga secular at ang ating mga clergy at ang ating mga separated brethren. Itaas din natin ang ating mga prayer intention para sa lahat ng ating mga kababayang OFW na nasa iba't ibang banig na ng bansa at ang mga naninirahan doon sa punang kanilang pamilya. Ganon din ang mga taong patuloy na tumutulong sa atin na nagbibigay ng spiritual at financial na tulong para sa pagpapalaganap ng ating evangelization. Isama rin natin ang mga taong na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19, lalo-lalo na ang ating mga frontliners. At ganon din ang ating mga separated veteran. Isama natin sa panalangin natin ang kapayapaan sa Russia at Ukraine naway matapos na ang kanilang alitan. Ganon din ang lahat ng ating mga departed loved ones na mayapa na naway makasama at makapiling nila ang Diyos at sa ganon ang kapayapaan ay masa kanila at makapilang sila sa kaluwalhatian sa piling ng ating Panginoon. Ganon din ang lahat ng ating nagagawang mga pagkakasalang malaki man o maliit naway ipatawad sa atin ng Panginoong Diyos at makamta natin ang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Din isama po natin sa ating prayer intention yung ating pong mga kapatid na humihingi ng panalangin para po sa kanilang maagap na pagaling. Katulad po nila Sis Grace Salamudin, Christina Patashni, Sis Lorena David, ang ating pong kapatid na si Mayin, Sis Mayin Tumangan, Sis Jocelyn Kabotahe, Emmanuel Domingo, Chudora Ocampo, Oliver Cuo, Jason Pacheco, Julian Advincula, Carlo Gagliardo, Cerila Esquilio, si Brother Alvin J. Pernito, Nitz Advincula, Lorena Perino, Hani De La Cruz, and Lena Paranganon din para sa mga natatanging kahilingan ng ating mga kapatid na si Sis Neng B at sa kanya pong karamdaman at ganun din ang kanyang pamilya si Sis Ninita and Brother Robert Villarin Senior and Brother Henry Mark Tumangan. Ganun din sa mga kaluluwa lalo na yung walang nakakaalala, nawa aming Panginoong Diyos ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, nawa po ay walhatiin at patawarin ang kanilang kasalanan. Ang lahat ng itong aming pagsama na ito, aming Panginoong Diyos, ay hinihiling po namin sa iyo, ikit lalo sa tulong panalangin ng aming Inang Birheng Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For a novena in petition, Hail, Queen of the Most Holy Rosary, my Mother Mary, Hail, at thy feet I humbly kneel to offer thee a crown of roses, fully bloom white roses, stained with the red of the Passion, to remind thee of the glories, fruits of the suffering of thy Son and thee. Each rose recalling to thee a holy mystery, which then bound together with my petition for a particular grace. O Holy Queen, dispenser of God's graces and Mother of all who invoke thee, thou canst look upon my gift and fail to see its binding. As thou receivest my gift, so wilt thou receive my petition from thy bounty that thou wilt give me the favor
so I earnestly and trustingly seek. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Prayer for the increase of faith. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Prayer for the increase of hope. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Prayer for the increase of charity. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first joyful mystery is the Annunciation, for the love of humility. When Adam and Eve sinned in paradise, they lost the right to happiness. But God promised to send his only Son to regain this happiness for them. Out of all the world, God chose Mary to be the mother of his Son. One day, the angel Gabriel from heaven appeared to her. "Hail, full of grace," he cried, and he told her that she was to be the mother of the Most High. Mary answered, "Behold the handmaid of the Lord," and that moment the second person of the Blessed Trinity, God's Son, entered the world. This is called the Incarnation. O sweet Mother Mary, meditating on the mystery of the Annunciation, when the angel Gabriel appeared to thee with the tidings that thou wert to become the Mother of God, greeting thee with a sublime salutation, "Hail, full of grace, the Lord is with thee," and thou didst humbly submit thyself to the will of the Father, responding, "Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word," I humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Dearest Mother, look upon my prayers as snow white buds. I bind them with a petition for the virtue of humility and humbly lay this bouquet at thy feet. The second joyful mystery is the visitation of Blessed Virgin Mary to Saint Elizabeth for the charity towards our neighbor. The angel Gabriel told Mary that her cousin Elizabeth, though an old lady, was to have a little son. This son was Saint John the Baptist. So immediately Mary hurried over the hills to take care of her cousin. When Elizabeth saw her, she cried, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." Mary answered by singing the Magnificat. Mary stayed with her cousin until John the Baptist was born. She was Elizabeth's little nurse and maid servant. When John was born and Elizabeth was strong again, Mary returned to her own home to wait for the birth of her own dear son, Jesus. Sweet Mother Mary, meditating on the mystery on the vision, when upon your visit to your holy son, Elizabeth, cousin Elizabeth, she greeted you with the prophetic utterance, "Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of your womb." And do thus answer with that canticle of canticle, the Magnificat, we humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Fires of hell. And bring all souls to heaven. Especially those most need of your mercy. We bind this blood, we bind these snow white buds with a petition for the virtue of charity, and humbly lay this bouquet at your feet. Rodelberto. Ay, naman. Rodelberto. The third joyful mystery is the Nativity for the Spirit of Poverty. The proud Roman emperor ordered all his citizens to pay their taxes in the home cities. So Joseph, the husband of Mary, and Mary traveled to Bethlehem. Bethlehem was so full of visitors, they could not find a place to sleep. So they went out to a little stable in a hill, and there Jesus, the Savior of the world, was born. A glorious star shone in the heavens. Angels sang, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will." Shepherds came to adore the new king. Wise men from the east brought him lovely gifts. Mary was deeply happy. She lifted him high for the world to see. Sweet Mother Mary, meditating on the mystery of the Nativity of our Lord, when thy time being completed, thou didst bring forth a holy virgin, the Redeemer of the world, in a stable of Bethlehem. Whereupon choirs and angels filled the heavens with their exalted song praise. Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will, I humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who need most of your mercy. I bind the snow white buds with a petition for the virtue of detachment from the world and humbly lay this bouquet at thy feet. The fourth joyful mystery is the presentation for the virtue of obedience. All men and women are the children of God. The holy Jews carried each firstborn son to the temple and offered him to God. Then in his place, they gave God a lamb, or if they were poor, a pair of pure white doves. So Mary carried her son to the temple. She offered him to God. Then because she was poor, she offered in his place two white doves. But a great prophet called Simeon saw the baby and knew this was the Savior of the world. He cried aloud in his joy. And a wise old lady named Anna blessed him and his dear mother. Then Mary carried her son home again. She was his beloved nurse and teacher and protector. Sweet Mother Mary, meditating on the mystery of the presentation, when in obedience to the law of Moses, thou didst present thy child in a temple where the holy prophet Simeon, taking the child in his arms, offered thanks to God, sparing him to look upon his Savior, and foretold thy sufferings by the words, "Thy soul also a sword shall pierce." We humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, bring all souls to heaven, especially those of your divine mercy. I bind these snow white buds with a petition for the virtue of purity and humbly lay this bouquet at thy feet. The fifth joyful mystery, the finding of the child Jesus in the temple for the virtue of piety. The Jewish temple was God's house on earth. When Jesus was 12 years old, Joseph and Mary took him to Jerusalem where the temple stood. Jesus loved his father's house. So when Mary and Joseph returned to Nazareth, their hometown, he stayed behind. He knew that God wished him to stay longer in his father's house. Soon Mary and Joseph found that Jesus was lost. They hurried back to the temple. For 3 days and nights, they looked everywhere for him. Finally, they found him seated among the doctors and priests. He was asking them wise questions and teaching them about the Savior. He did this because this was his father's business. Then quietly he returned to Nazareth with Joseph and Mary, and for the rest of his youth, he was perfectly obedient to them. Sweet Mother Mary, meditating on the mystery of the finding of Jesus in the temple, when having sought him for 3 days sorrowing, your heart was gladdened upon finding him in the temple speaking to the doctors, and when upon your request, he obediently returned to home with you, I humbly pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. I bind these snow white roses with a petition for the virtue of obedience to the will of God, and humbly lay this bouquet at your feet. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate,
rise of mercy toward us. After this exile, show unto us the blessing of thy womb, Jesus. O Clement, O loving, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal life. Grant, we beseech thee, by meditating upon these mysteries, the most holy rosary, of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. The petition for all priests, deacons, seminarians, and religious. O most sweetheart of Jesus, lead us unto salvation. Grant peace to the entire world, especially to this country, and bring back to you all sinners, and grant that they may find the path that leads to you. O our Mother, protect us with your immaculate heart. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto you, Virgin of Virgins, our Mother. To you, before you we stand. Sinful and sorrowful, O Mother of the Word Incarnate, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of Heaven, by the power of God, trust into hell, Satan, and all the evil spirits who wander through the world for the ruin of souls. Amen. Oratio Imperata for Peace. Lord, the peace be to you in our need. Create in us an awareness of the massive forces of violence and terrorism that threaten our world today. Grant us a sense of urgency to activate the forces of goodness, of justice, of love, and peace in our communities. Where there is an armed conflict, let us stretch out our arms to our brothers and sisters. Where there is abundance and luxury, let there be simple lifestyle and sharing. Where there is poverty and misery, let there be dignified living and constant striving for just structures. Where there is selfish ambition, let there be humble service. Where there is injustice, let there be humble atonement. Where there is despair, let there be hope in the good news. Where there are wounds of division, let there be unity and wholeness. Where there are lies and deceits, let your truth set us all of us free. Where there are thoughts of vengeance, let there be healing and forgiveness. Help us to commit to the gospel of peace in spite of our differences in faith, tradition, and ethnic roots. Teach us your spirit of mercy and compassion. For it is only in loving imitation of you, Lord of peace, that we can discover the healing spring of life that will bring about new birth to our earth, a new era of peace, and a new harmony among all, forever and ever. Amen. The final blessings, may the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen.
Holy Virgin, with your loving child, your blessing give to us this night, and may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Amen. Okay. Okay na. Salipat ako sa kabila. Ano nyo na si Sir Manny, no? Magandang gabi sa ating lahat, no? Sa mga taga-ibans, sa mga FW. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat. Muli magsama-sama tayo mag-aral, magpalalim, magpalawak ng ating pananampalatayang Katoliko. Dilipat lang ako si Smalo. Iano mo na at iano mo na si Sir Manny, no? I-mention mo na. Okay. Oo, sige, baka may ginagawa pa. So ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at isang gabi na naman ng punong-puno lang pag-aaral at pagninilay ng ating banal na kasulatan at ng ating pananampalatayang Katoliko. So ngayon po ay abangan po natin yung ating part 3 nung Is God Tripersonal Possible and Biblical. Ayan. So ayan po, sa pagpapatuloy po nung topic ni Sir Manny, so naka-include na po dito yung summary ng buong topic ng Trinity. Ito yung pinakang sinasabi nga, yung parang rurok ng pananampalataya ng isang Katoliko. So ayan po yung ating banal na Santatlo. So nung last time po kasi na-share ni Sir Manny yung mga heresy against the Trinity. So ngayon po ay ilalatag muli yung mga question na to, yung sa mga heresy regarding po sa Trinity, at ito ay sasagutin ni Sir Manny para po sa paglalatag ng topic na Trinidad. So abangan po natin sa pagpasok ni Sir Manny. So for the meantime po, ayan, pa-share po ng ating live, mga kapatid, sa mga wall nyo. Ayan po yung aming pakiusap. So para po ang intention po nito is para mas makarating pa sa marami nating mga kapatid na Katoliko na kulang pa sa pag-aaral ng ating pananampalatayang Katoliko. So yan po, by means of sharing, maipapahatid po natin yung mga ilang mga pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. So ayan. So abangan po natin ha yung si Sir Manny sa kanyang pagpasok siguro maya-maya. So for the meantime po ay ayan. Pwede pa siguro tayong question kung habang wala pa po si Sir Manny. So mamaya po ayon sa topic regarding nga po pala sa Trinity, so ito yung bilin sa akin ni Sir Manny, na anything na question, kahit hindi dun sa mga heresy na nilalatag ng mga heretic na to ng ating simbahan, o tayo po bilang mga Katoliko, ano nga ba yung ating question, o ano nga ba yung gusto nating mas itanong pa para mas lubos natin na maunawaan yung ating pananampalataya nito. So wag po mamayang magtanong. Open po si Sir Manny para sa mga question regarding po sa Trinity. Mas maganda po na kung ano man yung issue natin sa ating pinananampalatayaan, mas maganda po na katulad nito na isang tao na may otoridad na sumagot sa ating pananampalataya. So ano man po yung issue nyo, sabi nga, itanong din mismo sa mga kapwa Katoliko, lalo na yung ating mga kaparian, yung ating pong mga kapatid na talagang lubos ang pag-aaral sa pananampalatayang ito, mas mapapaliwanag ng maayos. So yan po. So, ayan. Kung may question po mamaya, i-reserve nyo po regarding po sa Trinity. Yan po yung sasagutin ng ating Sir Manny. So, ayan. So, habang inintay po natin si Bromel, ayan.
So, kung may question pa po kayo, siguro po ay pwede pa natin sagutin sabang inantay po natin si Sir Man. So again, pa-share po ng ating live. So yan. So, wala pa sila, Sir Manny. So, wala pa yung attend ba nating kapatid. So, si Sister Is, gustong-gustong makapasok na maaga, kaya lang, sabi nga niya, yung may trabaho siya doon sa kabilang kumbento yata. So, sabi ko, in Jesus' name, makakahabol ka niyan. So, yes, Bro Adelberto. Huwag lang mahirap. Yes, Bro Adelberto. Naka-raisan ka. Naka-mute ka, naka-mute. Oh. Medyo delay sa akin yung ano, yung dating. Sige, ano. Sige, sige. Ay, sis, tanong ko lang, kung meron ba nakasulat sa Biblia na ano, na kung saan yung naunang ipinako sa kamay ni Jesus, yung left or right? OMG. I don't know. Sa totoo lang, hindi ko alam paano yung system nung pagpako na yon, kung left or right. So, hindi ko to kayang sagutin, Bro Adelberto. I don't know, kasi okay, si Bromel. Hindi, mamaya pagpasok ni Bromel. Kasi si Bromel, meron siyang book na, ayun, ayon sa mga archaeologists, yung haba ng pako na ginamit, meron siya ganun eh, yung bigat ng kahoy, then yung distance ng haba ng kanyang nung nilakad ni Jesus patungo doon sa Golgotha. So meron siyang book noon. I don't know lang kung kasama yon, yung kung left or right ba yung kanyang yung pinako. Ang dami mo itatanong, ba't naisip mo pa yun? Ano meron? kasi wonder ako, kasi sign of the cross tayo, yung pagkatapos ng pusod natin, pinupoint out natin yung kanan na balikat natin, bakit hindi siya kaliwa? Tama, hindi siya, tawag nito, hindi siya right. Nasa left siya. Ay, siguro. Pero dito po sa atin sa loob, baka merong nakakaalam. Ako kasi hindi ko talaga alam. So, yan. Sa atin po dito, si Cynthia, Bro Nolan, Bro Harold, Sis Angie, Sis Kit, and Bro Joel. Ayan. Baka po meron kayong alam dun sa question ni Bro Adelberto. So hindi ko po yun na, hindi ko po masagot. Mamaya pagpasok ni Bro Mel, kung kasama yun dun sa book niya, may book siyang ganun eh. Kasi yung, kasi nung kanina kasi sa Flores de Mayo namin yung bata, nagtanong sa isang katikis namin na bakit daw ganun. Eh ako, tahimik din ako. Oh, napatunong ko bigla sa sarili ko. Oh nga, no, bakit kaya? Romel. Yes. Magandang gabi po, Sis Lorena David. So may question si... Ronolan, magandang gabi po. Sis Jocelyn, magandang gabi. Brother Joel, Sis Kit, Sis Cynthia, Bro Harold, at si Brother Alberto at Ma'am Angie. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Nawa ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon ay sumapit sa inyong lahat at sa buo ninyong sambahayan. Okay. Ano yun, Sis Malo? May tanong si Bro Adelberto, sabi ko eh, wala akong may sasagot doon. Ano so, yan? Kanina, parang ano daw ba ang unang ipinako sa kamay ni... Kaliwa o kanan? Kaliwa o kanan. Okay. Unang-una, kung titingnan natin, no, karamihan sa mga Hudyo at sa mga Grego, mga gumagamit sila, right hand lagi sila eh, no? Right hand. Kaya kung papansinin mo, kapag tayo ay magsa-sign of the cross, laging kanan yung ating ginagamit. Yun ang sagot ko.
Hindi kasi ang nagpako dun, Romano. Oh, right hand sila. Kita mo nung sinaksak na sa tagilan si Kristo. Saan ba? Sa kaliwa o sa kanan? Di ba? Yes, karamihan kasi mga Romano, mga kanan kung gumagamit sila, no? Baka hindi natin alam yung pinang iso, ano alam yung ano yung sinasaw dun sa sponge na ganun. Even the Jew, di ba? Kanan sila, kanan. Sinasaw sa, alam mo yung pansaw-saw na ganun na pinang-sip-sip kay Kristo na foam yung esponja. Ginagamit yun pamunas ng puwit ng mga Romano. Kala mo ba? Ganun kabastos yun. Binastos ang ating Panginoon. Yung ginagamit na yun na tinuhog na ganun, yun ang pinampupunas sa puwit ng mga Romano kapag dumudumi. Yung kanulang official. Tutusokin nila sa dulo tapos ikakaskas nilang ganun. Ganun ang ginamit kay Kristo. Nakawalang yan ng mga Romanong kabastusan ang ginawa sa ating Panginoon. No, baka hindi nyo alam. Ganun po yung ginawa sa kanya na yung pinapapahid sa puwet na sponge, tinusok nila yon, isinawsaw nila sa alak at saka pinasisip kay Kristo. No? Pagka inaral niya po yung history. Romel, yes. Namatay siya sa isang kahiyahiyang kamatayan. Oo, oh, ganun yun. Hubad pa yun, ha? Hubad. Actually, hubad po yun. Di ba? Kaya kita mo, ni paghiganti, wala siyang sinabing, pag nabuhay ako muli, lagot kayo lahat. Wala. Kahit kaya nga sabi ng Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No, kahit sa mga Hudyo, puro kanan din sila, no? Ang kanilang mga ginagawang palatuntunan. Okay, kanan yan, kanan. Tanong mo kung saan bumili ng pako. Thank you, Brother Mel. Thank you, Sis Malu. Tanong mo lang kung saan bumili ng pako. Hindi mo tatanong kung saan bumili ng pako. Saan po? Same check. Hindi, ang una naka-invento ng mga bakal, mga Hittites, no? Mga hindi Hittites. Mga Hittites, hindi yun sa hardware o sa mga China's hardware, mga ganun. No? Mga Hittites yun. Yun, ha? Mga Canaanites yun. Sila yung mga naka-invento ng paggamit ng bakal. Sige, salamat, bro. Pagdating naman sa mga kalsada, mga mga Romano. Yan, mga Romano yan. Romans yan. Sila mga architecture, mga building. Mga Romans. Ang gaganda na kanila nga. Okay, yun ang sagot natin. So, wala pa si Sir Manny? Wala pa, okay lang. Baka maya-maya pa yun. Sir Manny, dalian mo. Sir Manny, kung nakikinig ka na po, ayan, kung wala ka na pong ginagawa, and open na po na ipagpatuloy natin yung part 3, at ngayon, magkikater po siya ng mga question regarding po sa Trinity. So, ilalatag muna yung mga heresy question, then sasagutin. Then, para po sa atin, the mga nandito, at sa atin po mga viewer, ano man po yung issue nyo tungkol doon sa, o hindi nyo maunawaan, tungkol doon sa Trinity na ating pinananampalatayaan, open po ang pag-raise ng question sa ating Sir Manny. So, yan po yung bilhin niya sa akin. So, yan po, no? So, pero kung wala pa naman, pwede pa po kayong mag-question dito sa atin sa chat box at yan po sa ating comment section. So, yan po. So, Bro Adalberto uli. Brother Mel. Oh. Di ba pinagtatalunan ng Chinese tsaka ng Roman kung kaninong sibilisasyon yung nauna? Okay. Yung mga Phoenician, bro, ang mga unang gumamit ng mga unang sibilisasyon. Ang mga Phoenician, hindi ang Chinese, no? No? Ang mga Phoenician, yan, yung mga tinatawag natin na Egyptian, sila yung mga ano, yung mga Assyrian, yan ang mga nauna, hindi ang Chinese. Hindi. No, during that time. Kaya nga ang mga panitik, yung mga panitik natin, yung mga lingwahe, mga alphabet, sila yung mga nag-develop niyan, ang mga Phoenician, no? Bago pa ang Chinese, meron ng mga sibilisadong bansa na umiiral during that time. Yes, tama. Yung mga Phoenician, Assyrian, mga Sumerian, yan sila mga sibilisado yan. Ang Egypto, yung mga ganun. Tingnan mo yung ano, yung Egypt ngayon, yung mga ginawa nilang Pyramid of Gaza ba yun, sa pyramid. Even ang mga engineer, sabi niya napakahirap gawin ito kasi wala itong ano,
bakal. Wala itong simento, pinagpatong-patong lang na malalaking tipak ng bato yun. Nagulat sila pa paanong ano na ano nila. Eh, sa mas advanced na modernong mga engineer, hindi nila magagawa yung ganun. Nagulat sila, no? Paano nila nagawa yun? Ganun kasi bilisado na yung mga sinauna talagang mga tao, no? Sana nagawa na gaya ng mga Ehipto yung mga pagtatayo ng istruktura ng mga pyramid, no? Unang-una, siyempre, yung mga Phoenician, no? Then followed by mga Sumerian. Tingnan mo yung mga ano, yung mga itong gumawa ng Sigurat Temple. Sino to? Anong gumawa to? Mga Babylonian ba itong gumawa nitong Sigurat Temple? Yes, yes. Tingnan mo, walang pinagkaiba sa ano yung Sigurat Temple. Sa Temple of Solomon. Oo, tingnan mo. Tsaka yung templo ng Nahukay dito sa Mexico, yung ano yun? Yung ano ng mga Mayan temple at saka yung pyramid, halos magkakapareha sila ng istruktura. Sa pyramid nga lang ay patulis ang gandulo, no? During that time may mga sibilisado ng bansa na umiiral, hindi yung China. Oh, saka dun sa ano na, dun sa makikita mo kahit sa mga history na, no, yung mga proto alphabet, mga Ugaritic prototype ang nagagawa nito. Sa mga Ugarit, ayan, mga Phoenician. So diyan nagsimula, no. So I don't know kung anong ang mga Chinese. Pero mas nauna sila sa ano, no, Bromel, sa mga Romans. Ang Chinese. Mm-hmm. Meron na, oh. Pero tingnan mo yung ano, yung ginawa nilang ano 'yan. Yung kaya napasama yan sa Nine Wonders of the World, eh. Yung ano na yung wall, yung China Wall, ang tawag, Great Wall of China. Kasi nakikita to pag nasa Buwan ka, makikita mo yun, eh. Yung Great Wall of China, no? Ganon din sila kaunlad that time, pero hindi pa kilala ang China noon. Mas kilala yung nasa Middle East, yung mga Babylonian, yan, yung mga Assyrian, mga sila yung mga nagpasiuna ng mga tinatawag nating ano yan, mga natawag dito. Nauna pa yun sa mga Hebrew. Oh, yes, mga nauna, mga advanced ng kanilang mga ano. Ganyan. Correct. Mga Ugarit. Civilization. Sila yung mga ano na civilization nila. Okay, baka may tanong pa dyan, no? Hindi yung China. No? Nauna yung mga sinasabi natin, yung mga nasa Middle East. Ayan, magandang gabi, Bro Vinci. Ayan, pasok na dito. Yes, Bro Joel Padilla. Eh, yung ano lang, yung regarding po sa ano, yung, di ba, regarding sa ano, yung pag-bautismo? Oo. Meron pong si Itas na inaano ng mga, pero meron akong ano, ha, meron akong akong, anong tawag dito, yung araling pambibliya para sa mga Katoliko. Yeah. Wala, bukang bibig kasi ng mga kaibigan kong ano, ibang sekta na, ginigit nila yung sitas na magsisi at mga ano yun, mga bautismo ba yun? Mm-hmm. Sa mga 16-16. Ang sinamang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Opo, Brad. So, hindi ka pala sumampalataya at hindi ka mabautismohan, hindi ka ligtas. Yun ang kanilang ano. Kaya kinakailang bautismohan, no? Sa kanila, no? Unang-una, faith nga kasi faith. Yung sinasabing ganun, ay ano 'yun, referido 'yun sa mga taong may mga kakayahan na umunawa at umintindi, no? Kumbaga ano, mga adult 'yo, yung mga adult ang tinutukoy doon. Yung talata na 'yon. tungkol sa adult 'yon, adult believer yung tinututungkulan doon. Pero tandaan natin, ang mga matatanda o ang mga magulang ay kayang-kaya nilang i-relate ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak. Marami niyang passage sa Bible na ang pananampalataya ng magulang ay ma-i-relate nila, maibabahagi nila sa kanilang mga anak, no? Example, yung inaanihan na masamang espiritu yung bata, na pumunta yung nanay, yung ano, yung magulang. Sa niya, Panginoon, yung anak ko po sinasanipan ng masamang espiritu kahit ang inyong mga alagad ay hindi nila mapalayas, no? Sabi, ano sakot sa kanya? Umuwi ka na, iniwan na ng masamang espiritu yung anak mo. See? Sino yung may faith doon? Yung nanay, yung bata, nasaan? Nasa bahay. Pero dahil sa pananampalataya ng magulang, na-relate niya ang kanyang pananampalataya. Ano sabi ni Jesus? Magagawa mo ko ba yun? Yeah po, Panginoon, sabihin niyo lang po. Iniwan doon, muli doon. Iniwalis yung masamang espiritu sa bata. Dahil lang sa pananampalataya ng magulang, na-relate
ang kanyang pananampalata sa kanyang anak. Ganon din kay Jairo, no? Na gusto niyang mabuhay yung kanyang anak. Sabi niya, Panginoon, di ako karapat-dapat pumunta ka sa bahay namin. Sabihin mo lang, gagaling na yung anak ka. Umuwi ka na, magaling na yung anak mo. See? Na i-relate ng magulang ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak. Yun ang hindi yata nababasa ng mga separated brethren natin. Kaya kung tayo ay nagpapabinyag sa mga sanggol o sa mga bata, yung pananampalataya natin na i-relate natin sa kanila. Even ang mga godfather at saka godmother na i-relate natin. Kaya ngayon bata, pag tinatanong, tinatakwil niya ba si Satanas? Yes, tinatakwil natin. No? Kapag tayo nag-aano tayo ng binyagan na sa mga bata, tayo yung sumasagot. Bakit? Hindi naman makakasagot yung sanggol eh. Kaya yung ating pananampalataya na i-relate natin doon sa mga sanggol. Kaya bakit sila binabautismo? Yun ang sagot natin. Bro Joel, si Bro Joel ba nagtanong? Oo, si Bro Joel. Nakakarana, i-relate yan. Maraming passage sa Bible. Pati yung nanay niya, sabi, Panginoon, yung anak ko, sabi niya, hindi dapat ibigay sa aso yung pagkain ng mga ano, di ba? Sabi ng batang lang lalaki, ng babae, Panginoon, yung mga mumong nalalaglag nga po ay kumakain din yung mga ano. Ano sabi ni Jesus? Umuwi ka na dahil sa iyong pananampalataya, magaling na yung anak mo. See? Nanay yun na nangihingi ng pabor para sa kanyang anak. Siya yung may pananampalataya. Ano sabi? Napakalaki na iyong pananampalataya. Umuwi ka na, magaling na yung anak niya. Pag-uwi niya, magaling na yung anak niya. Even yung ano, di ba, bro, Mel, yes. yung sundalo ng Romano. Oo, si Jairo nga, si Jairo. Jairo. Doon natin makikita, no, na ang ating pananampalataya ay maire-relate natin kahit sa mga bata. No? Kahit sa mga bata. Sila hindi nila naintindihan yung mga ganong mga pangyayari, no? Yun nga ang inuulit ko, yung sinasapian nga ng masamang espiritu, yung tatay ang lumapit kay Kristo, hindi yung bata. Sabi nga, umuwi ka na, iniwan na ng masamang espiritu yung anak mo. Dahil sa yun, laki ng pananampalataya, umuwi ka na, iniwan na ng masamang espiritu yung anak mo. See? Ang nanampalataya, yung magulang, hindi yung bata. Pero dahil sa pakita ni Jesus, ang pananampalataya ng mga magulang, ibinigay niya ang kahilingan. Ganon din tayo. Kung bakit tayo nananampalataya para sa pagiging Kristiyano ng ating anak, na i-relate natin yung ating faith doon sa mga sanggol na ating pinagbabautismohan sa loob ng simbahang Katolik. Like for example, bro Mel, di ba? Halimbawa, sa mga born again, di ba? Sabi niya, sister, ipag-pray mo naman ako, di ba? So, yung prayer mo para sa kanya, hindi ba pinapakinggan ng Diyos yun? Correct. Di ba? Ayun po siya. Ayun yung pwede nating i-counter doon. Okay. Yun po, bro Joel. May tanong dyan sa loob eh, no? Okay. Meron dito. Hmm. Ito, oh. Paano po natin madedepensahan sa paraang biblical ang mga incorruptible saints? Example, Sis Bernadette, Subirius, St. John Vianney, marami. Si Padre Pio. Napakadali. Dahil sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Kung babasahin mo ng unang, yung tinatawag nating Corinto, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 53. Ang ating katawan ay nabubulok, ay mapapalitan ng hindi mabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Ito ay mangyayari pa sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, pero ipinakita niya na ito sa ating mga banal. See? Doon mo makikita, no? Ito ay pinomina na mangyayari sa hinaharap kung babasahin mo yung unang Corinto 15:53, no? Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo at sinasabi ng mga apostol na sa kanyang pagdating, ganun ang mangyayari. Magta-transform tayo into incorruptible bodies, no? Pero kahit wala pa yon, ipinakita ng Diyos na mayroong kaganapan yan at totoong mangyayari yan sa hinaharap sa pamamagitan ng mga incorruptible bodies ng ating mga banal. Doon mo makikita, in advance na, hindi pa nangyayari na hindi mabubulok ang ating katawan, may prueba na sa Biblia, at yung prueba na yan ay nakita sa ating mga banal na incorruptible bodies. Bakit? Chismalo, basahin mo nga yung 8:29 ba yun? Roma 8:29. No? Kung bakit hindi sila nabubulok, no?
nagbinigyan sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan natin. No? Okay. Okay, basahin niya natin, Sis Malo. Bakit hindi nabubulok yung mga ganun? Dahil sila ay nakabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos ang kanyang mga taong pinili. Basahin natin. Roma 8:29-30. Basahin natin. Wait lang. 29-30. Roma 8:29-30. Roma chapter 8 verse 29. Sabi dito, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Okay. Upang maging katulad ng kanyang anak. Hindi nabubulok si Kristo. Hindi nakadanas siya ng pagkabulok. Sabi doon sa ano, sa Biblia, di ba? Sabi niya, hindi mo itinulot ng aking katawan ay mabulok. Okay, sabi rito, ulitin mo, si 29, Sis Malo. Pagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Tuloy, 30. Ang mga pinili niya noong panguna ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala at mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ayan. No, kung bakit hindi sila nabubulok, sila ay ginawang kagaya ng anak at sila ay binigyan ng bahagi ng kanyang kaluwalhatian. No, doon mo makikita. No, mangyayari pa yung magta-transform tayo sa pagdating ng ating Panginoon, yung tinatag natin incorruptible body. Pero pinakita niya na totoo yun sa pamamagitan ng mga incorruptible bodies ng mga banal. Dahil sila ay nakabahagi ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo na kailanman ay hindi nagdaranas ng pagkabulok. Doon natin makikita, no? Nagmamanifest lang yan sa simbahang Katoliko. Yung ibang mga sekta o yung ibang mga pagan religion, may mga hindi sila, incorruptible body sila. Kung ikukumpara mo, sila ay mummified. Pero itong mga incorruptible bodies natin, kapag pina-extreme mo yan, even yung kanilang loob, no, yung puso, lahat ng mga internal organs nila, perfect pa at intact na hindi nabubulok. Pero yung ibang sasabihin, ba't yung mga sa Hindu, meron sa Egyptian, mga mami, ganyan, mummified sila. Iba yung incorruptible sa mummified. Yan ang sagot natin. Kasi yung sa akin, manifestation by the glorious of God yan. Eh. No? Kaluwalhatian ng Diyos na inakabahagi sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Naging kagaya din sila ng kanyang anak na hindi nabulok nung ito ay namatay. Ganun din. Pinapakita niya na ang ating simbahan talaga, dyan nagmamanifest ang kaluwalhatian ng Diyos na kanyang mga taong pinili at pinamaging banal. Yun ang sagot natin. Sino ba yung nagtanong? Si Bro Nolan. Bro Nolan. Yun po yung sagot ko. Bro Nolan. Yeah, mo na. Baka nasa trabaho part na kayo. Okay. Ayan. Pa-share po ng ating live. So, abang inintay po natin, Sir Manny, kung may question po kayo regarding our Catholic faith. Nandyan po sa comment section at dito sa loob, free po ang magtanong at mag-share. Ayan, pasok po kayo. So, ayan. Salamat din po, Bro Nolan. Sige, may tanong pa. Baka may tanong pa dyan habang naghihintay tayo kay Sir Manny. Bro. Yes, Mamanji. Ano? Mamanji, unang-una, tuloy ba tayo si Sambales kay Hari Carpe? Oo, tuloy yun. Si? Hari diba? Ay, kay Rosalina. Ano tungkol ito sa panata? Panata. Ano yan? Yung ginagamit sa simbahan o yung ginagamit sa eskwelahan? Kasi nung araw, meron tayong panatang makabayan sa eskwelahan. Para bang promise lang ba? Panata. Isasabihin ko muna kung bakit nag-promise ako sa Diyos na ang sabi ko sa Kanya, I will serve Him throughout my life kung i-grant niya yung prayers ko. Nanghingi ako ng apat na tungkol sa mga anak kong tatlo at ang yung isa iba yon. Brumel, na granted ang tatlo.
Pero yung isa, hindi na-grant. Yung panata kong, kung ibibigyan niya sa akin ng apat, I will serve him for the rest of my life. Paano yan? Unang-una, huwag tayo magtatampo sa Diyos, no? Kung hindi agad-agad na ibibigay yung ating hinihingi sa Diyos, na kapag hindi nabigay, hindi natin tutuparin yung panata natin, no? Tandaan natin, alam ng Diyos yung ating hinihiling, no? Kung bakit hindi niya binibigay, kung bakit ang sagot niya ay hindi, meron ding wait at meron ding granted. Tatlo yan eh. Hintay, hindi, at granted. No? So, maaaring tinitingnan niya yung panghuling kasagutan niya sa'yo, ay tinitingnan niya yung ano tawag dito? Perseverance. No? Yung paghihintay na titingnan ko itong si Sis Angie kung hanggang saan ito maghihintay sa aking mga ibibigay sa kanya. Natupad na yung tatlo, yung isa, titingnan natin kung hanggang saan yung kanyang paghihintay. No? Huwag tayong maiinip. Yung pangalawa, kung bakit hindi ginamit granted ng Diyos, maaaring yung hinihingi mo ay hindi makabubuti sa'yo dahil alam ng Diyos kapag binigay niya yon ay maaaring mawala sa kanya kapag binigay niya sa'yo yon. Kaya sinasabi na hindi. No? Yan po yun. No? Ganun po ang sagot ng Diyos. Hindi, hintay, at granted. No? Tanda natin. Kita mo kay Santa Monica, kay St. Augustine, how many years, no? No? Kung papaano yung dasal ni Santa Monica na umabot ito ng 12 years bago naging granted 23. Yung tagal. Ilan? 23 years. Ah, 23 ba? Ang tagal, no? Bago pinakinggan ng Diyos at granted yung kailangan ni Santa Monica. At ngayon, ang kanyang anak ay isa ng talagang, sabihin na natin, isa sa mga haligi ng simbahang Katoliko na si St. Augustine, no? Ganun ang Diyos, no? Granted niya yung tatlo, yung pang-apat, hintay mo, no? Kung ano ang kanyang pasya, kung yes, hindi, at saka wait. Ganun po, huwag tayong magtatampo sa Diyos na yung panata natin, kahit hindi natin yan, kahit hindi yan ibinigay ng Diyos sa atin, tuloy pa rin natin para makita natin na sincere tayo. Sincere ang Diyos na makita sa iyo na kahit hindi ka pa ibinibigay, ay tumutupad ka na. Yun ang Diyos eh. Na manata ka, pero ang inintay natin na katuparan agad para tayo mamanata, huwag pong ganon. No? Kapag ka wala pa ang kasagutan, yung pinanata mo sa Diyos, ipakita mo na tumutupad ka para ang Diyos ay tumapad din sa hinihingi mo para sa iyo. Kasi meron ng ano, Panginoon, magsilingkod ako sa iyo, bigyan mo muna ako ng sign. So nung wala pang dumarating na sign, hindi naglilingkod. No? Parang inintay mo muna na bigay mo muna sa akin bago ako gumawa. Hindi ganon. No? Kapag humingi tayo sa Diyos, no, kahit na wala pa yung answer prayer, ipakita natin na tumutupad tayo sa panata natin sa Diyos para lalong masiyahan ang Diyos sa atin na ibigay kagad yung hinihingi natin. Kasi mayroong hinihingi sa Diyos na kapag ka ibinigay, doon palang kikilos. That is wrong. Kapag tayo ay tumugon na mayroong time plan sa Diyos, hindi pa natin hindi pa ibinibigay ng Diyos yung ating panata. Gawin na natin, ipakita natin na kung bakit natin hinihingi yon kahit wala pa yung kasagutan niya. Dahil sincere tayo sa panata natin sa kanya. Dapat ganun ang ating isipan. Huwag tayong magtatampo. Yes. Yes. Yung panata po ba, parang is it a kind of conditional love? Kasi lahat naman tayo dumaan sa ganyan eh, na Lord, kung ibibigay mo to sa akin, gagawin ko to. Parang binabarter natin yung service natin or yung love natin kung ibibigay sa kanya. Pero what if kung dumating naman yung time na hindi niya ibibigay yun? Titigil na. Point tayo. Parang, pero, so parang nagpo-fall yun sa conditional love, no? Parang ganun, no? Correct. Kasi as we matured or nung nagmamature na yung belief kasi natin, parang hindi na natin ginagawa yun eh. Yung before correct. Yun, yung mga younger days natin na parang binabarter natin yung sarili. Pero now, kasi parang hindi eh. Parang ang pangit pakinggan. Correct. Nagagawin mo to dahil sa gusto mong may makukuha. Dapat hindi ganun. Tama yung sinabi niya, no? No, na kaya ka lang gagawa dahil may condition na kapag binigay mo, tutugon ako, no? No, humingi ka sa Diyos, sabi, Panginoon, mamamanata ako sa'yo, ganyan. Kahit wala pa yung answer ng Panginoon, ipakita mo sa Kanya na kahit wala pa yung hinihingi mo, gumaganap ka na sa ipinangako mo sa Kanya. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Eh, no? Hindi man ibigay ng Diyos yun, at least yung pinanata mo sa Kanya, dahil alam ng Diyos kaya bakit din niya ibinigay, maaaring sa pamamagitan nun, malalayo ka sa Kanya, maaaring sa pamamagitan nun, ay mahiwalay ka sa Kanya at makalimutan mo sa Kanya. Kaya ang sagot ng Diyos, oo, hindi, at nakahintay. No?
Kaya kung tayo ay makikipag-barter o makikipag-bargain sa Diyos, huwag nating bibigyan ng ano ang Diyos na, Panginoon, hanggat di mo ito binibigay, hindi ako susunod sa ano mo, hindi. Parang tayo pa yung may, parang ang Diyos pa may utang na loob sa atin. That is wrong. No? Kahit kailan hindi tayo magka, hindi ang Diyos kahit kailan hindi magkakaroon ng utang na loob sa tao. Kung tutuusin, tayo ang may malaking utang na loob sa Diyos. Sa kabila ng ating pagiging lapastangan, sa pamamagitan ng ating pagiging suwayin, nandiyan ang Diyos tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Pero ang tao, hindi. Pero ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Ang mangiiwan, yung tao. Tama yung sinabi ni Siskit, na kung hindi pa tayo mature, ganun ang ating attitude. Ngayong mature na tayo, no? Hindi na dapat ganun na mayroong condition, kaya ka lang makikipag-barter o makikipag-bargain sa Diyos. That is wrong. Ma'am Angie, yes. Di ba apat yung ano mo, yung kahilingan mo, so answered prayer, yung tatlo, aba majority ay ano na yun. 75%. Kota na yun, ha? Kota. Sis Angie, kumbaga sa election, panalo na yun. Ano ka ba? 75% na yun. Kota na yun, ma'am. Sa election, panalo na yun. Hindi, actually, yung last panalo, kaya lang hindi natupad. Hintayin natin, no? Baka merong sa kami nga, in his time, no? Binigyan niya yung tatlo, ating nakok si Ma'am Angie yung pang-apat. Kung titingnan ko kung hanggang saan maghihintay ito. Ganun ang Diyos. Okay. Sinisi niya yung katatagan natin sa ating paghihintay. Itanong si Bro Nolan. So ito yung ano natin. Sige, nandiyan na po si Sir Manny, pero wala pa rito sa loob. So watching na siya din. Sabi ko, pasok na po dito. Sige daw. So may, ito yung isang question na sasagutin natin. Sabi, kadalasan sinasabi ng ibang Katoliko na di naman makapagligtas kung ano ang sekta ka. Wow! O anong simbahan ka, kaya okay lang na makonvert sa born again kung doon makilala ang lubusan si Kristo. Kung kang grasya naman daw ng Diyos sa makapagligtas, kahit ano ka mang sekta, maliligtas ka. Tanong, ano po ang pwedeng encouraging explanation para ma-repute ito? Pwede naman para Clearan, hindi ganyan ka-clearan na pwede nating tanggapin. Ano pa ang saysay ng sinasabi ni Jesus na I will build my church? Kaya nga siya nag-iwan ng simbahan para yung simbahan na yon, doon tayo papasok. At yung simbahan na yon, iniwan niya to ng mga sakramento na dito natin matatagpuan yung fullness of truth sa ikaliligtas natin. Tandaan natin, no? Kaya siya nag-iwan ng simbahan at nilagyan niya ito ng mga pamamaraan na mga sakramento para ito ay magiging katulong para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Useless pala kung sasabihin na lang natin na pumunta na lang tayo sa ibang sekta. Ba't nag-iwan pa at tayo ng simbahan ang ating Panginoon kung hindi pala ito kapakipakinabang at hindi pala ito magagamit para sa kaligtasan? Ibig sabihin, useless pala ito kung hindi pala kinakailangan yung church o yung religion. That is wrong. Tandaan natin, a religion ay isang pakikipag-ugnayan para mapalapit tayo sa Diyos. Iniwan niya nga ang, sabi niya nga, di ba, 10:16, mayroon akong mga tupa na wala sa kulungan ito, kaya kailangan sila ipasok dito. Na nang sa ganon, iisang kawan at iisang pasto lamang. Ngayon, kung yan ay doon nakapagliligtas, bakit na siya nag-iwan ng isang kawan? Hindi pala ito kapakipakinabang at hindi pala ito magagamit para sa kaligtasan. Germany, nag-ano tayo, nag-dodobol. No, doon natin makikita, no, na ang Diyos ay nagtatag ng iglesia Katolika na kanyang simbahan. Kung sasabihin natin ang religion na hindi makapagliligtas, ang religion natatag ng tao, talaga hindi ka makapagliligtas niyan. Pero ang religion na ang Diyos ang nagtatag at naglagay ng mga sakramento at pangako na ito ay kanyang ililigtas, dito tayo, no? Hindi din sa religion natatag ng tao. Sabi nga araw-araw, Bro Nolan, kung babasahin natin, araw-araw inilalagay ng Diyos ang mga naliligtas sa kanyang iglesia. Ang linaw, no? Araw-araw, no? No? Inilalagay ng Diyos sa kanyang iglesia ang mga maliligtas. Eh, kailangan pala yung church. No? Kasi ang church na yun, ang Diyos ang nagtayo. Anong talata yan? Sis Malona, araw-araw, sabi rin, idinadagdag ng Diyos ang mga naliligtas sa kanyang iglesia. Hindi sinabi na hindi niya inilalagay yung mga na-save sa kanyang church, no? Sir Mel, may one sentence lang ako na idagdag. Sige, sige. Yung karunungan kasi at saka paniniwala ng isang tao, yung pananampalataya at saka
paniniwala ng tao, kailangan din kasi yun na may sabay na wisdom or karunungan. Kasi correct, kung hindi magtutugma yun, malilito ka talaga. Kaya nga maraming tumitiwalag eh, kasi iba yung paniniwala nila, iba yung wisdom na pinaniniwalaan nila. Amen. Ito, babasahin ko ha. Pakibasa, bro, Nolan, yung tanong mo. Ito yung sagot ko. Na kailangan talagang nasa sayo ng ating Panginoon. Sabi ron, praising God and having favor with all the people, and the Lord added, at inilalagay ng Panginoon, no? And the Lord added to the church, no? At inilalagay or idinadagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia ang mga maliligtas, no? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Acts chapter 2 verse 47. Kaya nga nag-iwan siya ng iglesia eh, no? Sabi niya, ang iglesyang ito, kahit ang pituan ng kamatayan, hindi makapananaig. Dahil nandito yung fullness of truth. Nandito yung fullness of salvation na nilagyan niya to ng pitong patibayan. Sabi niya, ang karunungan ay nagtayo ng bahay at nilagyan niya ito ng patibayan, ng pitong patibayan. Ano yun? Yung seven sacraments natin. Kaya nga seven yun eh. Doon natin makikita. The Catholic Church, nandiyan dyan ang fullness of truth para malaman natin ang salvation. Kaya yung sasabihin na, hindi makapagliligtas sa born again, hindi that is wrong. Kung hindi pala makapagliligtas yan, ba't umalis ka sa simbahang Katoliko at lumipat ka dyan? Kung hindi pala makapagliligtas yan, dapat mag-stay ka na lang sa Catholic. Di ba? Kung sasakyan natin yung mga ganung argumento. Dati akong Catholic eh, born again ako lumipat kasi hindi naman makapagliligtas yung religion. Hindi naman pala makapagliligtas eh, ba't umalis ka sa simbahang Katoliko at lumipat ka dyan? Kung hindi pala makapagliligtas, ibig sabihin, pinuntahan mo, hindi rin makapagliligtas yan. Dahil ang born again ay isang religion yan, kahit na anong i-deny nila. Kapag pinasulat mo yan sa resume nila, religion, born again Christian. See? Doon mo makikita kung paano tayo dinideceive ng mga ganyan. No? Born again Christian, yung sasabihin nila na ano, na hindi religion, that is wrong. Tingnan mo yung resume niyan. Religion ang nakalagay doon, born again Christian. Tsaka dagdag ko lang, no, di ba? Ayan, siguro ilalas na. Tsaka dagdag ko lang, syempre, doon sa in-institute na simbahan ng ating Panginoong Jesucristo ay kasi dito niya idiniposito yung grasya o yung mga pamamaraan na makapagliligtas natin sa atin. So, tama po yung sinabi ni Brother Mel, sa pamamagitan po ng mga sakramento na iniwan niya sa kanyang simbahan. So, Sir Manny, wait lang po. Last na lang po ito. Bro, ito, kay Lorena David. Yes. Romel, bawal ba sa mga pari at madre natin na sumali sa mga protesta? Kasi yung friend kong bakit daw sumasali mga pari at madre? Para sa kanya, nanggugulo sila. Hindi. Dapat daw alisin nila kasuotan nilang pari at madre. Hindi bawal ang magprotesta dahil ito ang tinatawag natin human rights. Meron tayong bawat isang karapatan pantao na magpahayag ng ating damdamin, magprotesta tayo. Hindi po yan bawal. Ang bawal po yung talagang alam mo na pero pinipilit mo pa rin lumaban sa gobyerno. No? Kaya lang naman ito nagpoprotesta dahil gusto nila makamtan yung tinatawag natin patas daw na pangyayari ng nakaraang eleksyon. Kaya ang sabi ko, mag-move on na, no? Yung ginagawa nitong pare na lalo-lalo na, nakita niya siguro si Father Robert Reyes, no? Yung running priest na nakikita niya, no? Na nandoon doon, nagpo-protesta, no? Hindi ibig sabihin niya na nilalabanan niya na yung gobyerno, kundi pinapakita niya lang na mayroon siyang karapatang pantao na mag-protesta sa nangyaring halalan, no? Hindi po yun bawal. Ang bawal po, no? Ito po ang bawal, na kung ikaw ay isang pare, lagi kang nakikita ng mga ganon, no? Pag-aaklas na yan. No? Kung lagi kang ikaw ang pasimuno ng laging yung pare na yun, nakikita mong nandoon sa rally, laging siya yung namumuno. Hindi na yan, ano, no? Hindi na yan human rights, kundi tinatawag natin na nag-aaklas na yun. Kumbaga, ano, rebellious na yun, yung revolution, nag-ano ka na ng revolution. Tingnan mo dun sa people's power during that time. Magsama-sama yung mga pare, madre, sundalo, di ba? No? Kumbaga, ano, tawag ng pangangailangan kung bakit nila ginagawa yon. At yon ay yung tinatawag nating karapatang pantao. Ang bawat isang tao ay may kalayaang magprotesta at maghayag ng kanilang mga karaingan sa gobyerno. Ang tawag doon po ay karapatang pantao kung bakit nila ginagawa yon. No? Human rights po na yon. Bawat isa, mayroon tayong free will at karapatang pantao
na maghayag ng ating damdamin, magprotesta at tumutol. Pero kung lagi-lagi nang ganun, wala namang karapanan, kapararakan, eh parang nagre-rebelde ka na. Yan po yung sagot ko. Okay. So, Sir Manny. Sige, mag-mute muna ako, ha? Sige. Good evening. Magandang gabi po, Sir Manny. Sir Manny, magandang gabi po. Sa'yo na, it's your turn. Brother. Okay. Hindi, Brother Mel, kasi na nagkaroon kasi tayo ng parang naputol yung dalawang slide. Yes, exactly. Sige, okay lang po. Para mas maganda ako ng chance. May silang naman ito. Oh, hindi po. Take your time, Brother Mel. Kasi may Q&A pa po tayo. Maraming may gusto magtanong. Kaya hanggang alas 10 sa inyo po lahat po. Ako po hindi aalis. Hindi, no problem po, Brother Mel. Tayo-tayo po ito kasi ako nagsishare lang po. This is your program. Ako po aalis. Mag-ano lang ako. Mag-hide lang ako ng ano. Pero nandito po si Brother Mel. Nakikinig po. Yes po. Okay. Okay, so, sige po, Sir Manny Malu, po. Pwede pa-share na lang yung mag-screen, mag-share tayo ng screen. Paano ba yan? O, direkto na ako. Dating ginawa nyo, Sir. Makikita nyo na po sige. Yung share screen. Yan. Click nyo lang po. Ayan. Click nyo, Sir. I-click ko na. Okay. Ayan, nagpakita na yan. Ba? Yan. Yes, yes po. Yan. Ayan. Yan, Sir. Ayan, naka-full po na ba? Ang ganda naman ng PowerPoint mo, Sir Manny. Very colorful. Walang bahid ng political color yan, ha? Wala. Walang pink na color. Okay lang yun. Natalo na nga yung wala. Okay lang yun. joke lang po. Okay, yeah, ganda, Sir. Okay po. Sige. Sige po. Good evening po sa lahat ng nandito sa room. Pasensya na kayo kung parang nabibigkas ko kayo na class kasi nasanay po ako sa classroom. Eh, hindi pala, online room pala ito. Pasensya na rin po dun sa mga nakikinig. Gaya ng sinabi ko noon, itong dalawang slides na po ito ang siyang mag-summarize ng lahat ng aking lecture patungkol sa Trinity. Pero nais ko lamang po sanang balikan itong unang slides po na ito kasi meron po akong nakaligtaan noon. So number one, gaya ng sinabi ko, yung Trinitarian procession, dito po naganap ang relasyon o na-develop ang Trinitarian relation. Kaya lang, nais ko muna pong i-define ko ano ang procession. Ito ay aktibidades ng spirits o the Spirit of God. At dalawa po ito, isa ay yung knowing and willing. May dalawang types po itong procession na ito. Number one is procession by generation and procession by inspiration. At makikita po natin to sa John 8:42. Paki-screenshot nyo lang po ito at hindi ko na po babasahin. Ngayon, kung gusto niyo pong i-research po yan, ito po ang biblical citations ng inspiration and generation. Ngayon, magbibigkas po ako ng pinaka-importanteng consideration tungkol sa procession. Number one, that the origin of the Son from the Father, yun sa taas, ay nangyayari sa pamamagitan ng Diyos Ama ay ikinokommunicate lamang po niya ang kanyang kalikasan doon sa kanyang sarili. Please take note. Sa kanyang sarili. So hindi nung sinabi natin na ang Diyos Ama ay inianak ang anak, ito po ang ibig sabihin ng procession o generation. Hindi po ibig sabihin na inianak katulad ng pag-anak ng nanay at saka ng tatay. Number two, the divine persons and not the divine nature. Yun po ang subject lamang ng divine procession. Why? Sapagkat yung divine nature ay hindi po na-generate. It does not generate and it does not proceed. So, sana maliwanag po itong 2 and 3 sa inyo. Yung divine persons lang po ang pinag-uusapan pag procession po. Next, number 4, the Son proceeds
from the intellect po, ha, of the Father. This is by way of generation. And it is related to the Father as the Son. Kaya nga makikita natin sa Biblia na this is my only begotten Son. Why? Because Jesus is the natural Son of the Father. And the Father is the natural Father of Jesus. Okay. Next, number five. The Holy Spirit proceeds from both the will and mutual love of the Father and the Son from a single inspiration. So, makikita natin dito na kung ang Son ay nanggaling sa intellect ng Ama, ang Espiritu Santo naman ay nanggaling both pareho sa will at sa mutual love ng Ama at ng Anak. Yeah. So, sana maliwanag po sa inyo ito. Okay? Now, number six, the Father, the Son, and the Holy Spirit are not names of a separate person, but only titles of position held by God as person. So, titulo lang po. Kaya makikita natin sa Biblia, ang Ama ay sinasabi natin patungkol sa Diyos Ama. Pero makikita din natin sa Bible na ang Anak ay Ama sapagkat titulo lang po ito. Maliwanag po. Okay. Number seven. Ngayon, kung meron kayong clarifications later on dyan, maaari po natin sagutin. Number seven, the Father alone among the three is ungenerated. For the Father has no origin. Hindi po siya, kundi siya yung pinagmulan o principle nung dalawang persona. So, paano po nangyari ang divine procession? Gaya ng sinabi ko last meeting, ang divine procession, ito po ang procedure. Number one, gaya ng sinabi ko, the procession is what? Is done by way of the intellect of the Father and the will of the Father. So, paano po nangyayari ang procedure? Nung ang Ama ay kanyang nagkaroon ng reflection ng kanyang para bang tumingin kayo sa isang malaking kuwan, salamin, nagkaroon ng image ng pagka-Diyos ang Ama. At itong image ng pagka-Diyos ng Ama ay tinatawag natin na God the Son. So, nangyari, nagkaroon ng panibagong persona. Ang tawag dyan ay God the Son. Kaya nga tinatawag natin sa Biblia na ang Diyos Anak ay He is gates of the invisible God. Yan po ang ibig sabihin ng procession na naganap. Sapagkat ang Diyos Ama ay kanyang binigyan ng reflection ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nabuo ang kanyang imahe ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nagkaroon ng God the Son. Ngayon, ang Espiritu Santo naman ay noong ang Ama ay nabuo ang imahe ng kanyang pagka-Diyos, parang nagkaroon siya ng sight, kaya ang inspiration is love. Nagkaroon siya ng buong pagmamahal sa kanyang pagka-Diyos dahil sa buong pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang imahe bilang isang Diyos, nabuo ang panibagong persona. Tawag dyan ay ang Holy Spirit. Nakikita natin dito sa procession ng procession ay nabuo ang tinatawag na relation. Ano-ano po itong mga nabuo na relasyon? Number one,
ibibigyan ko po ng clarification na ito. Number one, the Father is the source of procession and authority. Number two, the Father is known by His paternity and His inspiration. So, ibig sabihin, makikita natin ang Diyos Ama sa kanyang pagiging ama sa kanyang anak at sa kanyang relasyon ng pagmamahal sa Espiritu Santo through inspiration. Next, number three, the Father cannot be completely known without turning to those that proceeded from Him. Ano pong ibig sabihin nito? Na hindi po tayo magkaalam ng karunungan tungkol sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan nitong dalawang personalidad na nanggaling mismo sa Kanya. Kaya masasabi natin, laging sinasabi ni Jesus sa Biblia at babas alam ni Brother Mel ito, that sasabi ni Jesus, no one knows the Father except, kita nyo po, except the Son. Sapagkat dahil dito sa theological foundations po na ito. And no one goes to the Father except through the Son. So ito po ang ibig sabihin nung theological foundation na po na ito. Next, number four, the Son is eternally begotten and it is proceeded from the Father by way of generation. Next, number five, the Son is known by filiation. Ano pong ibig sabihin nito na ang pagkaalam natin tungkol sa Diyos ay anak ay dahil lang sa kanyang relasyon po sa kanyang ama. So, ulitin ko po. Yun, sa pagkaya ng one Father. So, kaya nga sinasabi ni Jesus sa kanyang pangangaran, if you see me, you already see the Father. Nakita nyo po. Nakita nyo po. Sir Manny, so if you already know me, you already know the Father. Sapagkat yes. As. Parang dito lang muna po ako. As, okay po. Parang gusto ko lang pong ipaliwanag po ng gusto itong mga important na clarifications po. Yes, po sir, sir. Kasi wala po ito doon sa slides po kasi puro diagram lang po. Next, number six, the Holy Spirit is eternally proceeded and it is known by single inspiration from both the Father and the Son. So, kung ito pong mga importante theological foundations na ito, ano po ang summary nito? Na out of these two processions, meaning procession by way of generation sa taas po, and by way of inspiration, ay nagkaroon ng four relationships. Ano po yung mga four relationships na ito? Number one, relationship by way of paternal, nandito po sa diagram sa left side. Second is relationship by filial. Next is relationship by love. And relationship by inspiration. So, dahil sa dalawang procession po na ito, ay naganap o nabuo ang apat na relasyon among the three persons. Ngayon, pupunta na po tayo sa tinatawag na Trinitarian operations. Medyo marami pong mga kaiba yun natin na mayroong heretic na pangunawa tungkol sa operations ng tatlo. Kaya gusto ko po sanang i-clarify ito
Para sa ganon, tayo mismo ay hindi rin tayo magkaroon ng meron tayong tinatawag na theological foundation. Meron po tayong tinatawag na theological foundation about tinatawag na operations. Number one, bibigkasin ko po ito ha. Nagkaroon po ng doctrinal declaration ang Council of Florence in 1438 and 1435. Ano po ang dineclare ng konseho na ito? Ayon sa kanila, whatever God does internally, internal activity and in external activity ng Diyos, it is always done equally by the three persons. So sana maunawaan po natin ito ha. Na ano man ang ginawa ng isa ay ginawa o nagawa po lahat ng tatlo. Magbigay po tayo ng mga mahalagang ginawa ng tatlo as a common what? Ito yung tinatawag nila na common operations po. Number one, yung creation. Ito ay ginanap o activity po lahat ng tatlo. Okay, communal operation po ito. Pero ang creation ay properly appropriated only to the Father. Sana maintindihan po natin ito kasi ito ay galing na po mismo sa Council of Florence. So bagamat ang creation is a communal action, it is a appropriated action attributed only to the is the Creator. Ngayon, pag-usapan natin ang number two. Redemption is the equal and common action of the three, but it is properly appropriated only to the Son. So, ibig sabihin na ang God the Son, siya lang po ang namatay sa krus, hindi po ang Ama. Kasi marami pong mga kaibayo ang may ganitong paniniwala na ang Ama ay nagkatawang tao at siya yung namatay sa krus. Hindi po ito ang sinasabi ng konseho. So bagamat ang redemption ay common at equally ay trabaho ng tatlo, pero appropriated lamang po properly sa Diyos Anak. Number three, ang sanctification ay aktibidades po ng tatlo, but it is properly appropriated tawag natin ang Holy Spirit ay the sanctifier or the paraclete. The paraclete. Okay? At siya po ang involved sa sanctification. Siya po ang involved sa sanctification ng mundo na bago umakyat si Kristo sa kanyang amang nasa langit. Next, ang incarnation, ito ay aktibidades po ng tatlo. Pero ito po ay properly attributed to both. Kita nyo ko, Lasa, bakit both? Both the Father and the Holy Spirit. At kailan po naganap ito? Bakit both? Nangyari po ito nung Annunciation, nung ang anghel ay nakipag-usap sa Mahal na Birhen at sinabi niya, lulukuban ka ng Espiritu Santo. So nakita niyo po. Ibig sabihin na ito po ay properly attributed to the Father and to the Holy Spirit. Yung pagiging
incarnated ng segunda persona. Next, number five, yung absolute attribute po ng tatlo ay specifically ang kapangyarihan ay proper sa Ama, being the creator and source of authority and power. Next, ang wisdom is proper lamang sa Ama, sa Anak. Kaya nga ang tinatawag sa Biblia, kahit saan sisitasin nyo, na ang Anak ay ang wisdom o siya yung Word. Okay? And next, ang love o goodness ay properly ini-attribute sa Holy Spirit. Kaya ang tinatawag natin sa Biblia that na is the source of love, etc. Ngayon, patungkol sa adoration na binibigay natin patungkol sa Diyos, ang lahat ng adoration na ibinibigay natin. Pero ito ay idadaan sa pamamagitan ng Anak at ng Holy Spirit. Ngayon, bakit ganito po? Sapagkat wala pong dapat na nagaganap tungkol doon sa Trinitarian operation kasi there is order. Personalidad, may kanya-kanya po silang gampanin. Hindi po sila nagkakakontrahan po. So, ngayon, magbibigay po bayan. Activities. Nawala po. Sir Manny, nawala ka po. Share screen ka po ulit. Ay, okay. Nakikita niyo po yung share screen? Nawala ulit. Nawala ako. Wait lang po, Sir Manny. Lalagay ko po ulit. Naglulo po na naman po. Naghihina na naman yung nakikita niyo pa po ba? Nawala po ba ako? Wala ka po, Sir Manny. So, ayan na po, naka-co-host. Ayan na. Okay. Okay na. Yes po. Nandiyan. Share screen okay. Ka po ulit. Ay, mag-share screen. Pero naka-kuan na po ah. Mag-share screen pa po ba? Opo, wala po yung slide nyo, yung PowerPoint nyo, Sir Manny. Sige. Di i-share ko uli po. Yes po, yan na po. So, dito po tayo nagtapos, ano, Sister Malo? Yan. Yes po, Sir Manny. Sige. Doon po sa number 6. Opo. Ngayon, gusto ko lamang pong banggitin, ano ba po ang purpose ng appropriation? In order to manifest yung differences ng misyon ng tatlong persona. Pero wag po natin bigyan ng confusion na ito, na bagat may appropriation o operation by appropriation na nagaganap, ay nagkakaroon, wala pong communal na operation. Kasi gaya ng sinabi ko sa doctrinal foundation, whatever God does, this is always done by all the three persons equally. Kaya lang may appropriation para hindi po magkaroon ng confusion tungkol sa mga bawat action o operation at saka mission ng gagawin ng tatlong persona. Ngayon, pupunta na po tayo sa last slide. Ang pinag-uusapan naman natin dito ay ang Trinitarian mission. Pag sinabi natin Trinitarian mission,
ito ay may kinalaman sa misyon ng tatlo patungkol sa mundo at sa creation. Ngayon, maintindihan po natin ito kung ating pangbabanggitin yung theological foundations na pinaliwanag ni St. Thomas Aquinas tungkol sa Trinitarian mission. Ang sinasabi ni St. Thomas Aquinas, we only understand the missions of the three persons kung titignan po natin ang relasyon ng sender o yung nagsugo in the one sent, yung isinugo. Kaya sabi ni St. Thomas, ang isinugo ay laging nakadepende doon sa nagsugo. So kaya makikita natin laging sinasabi ni Jesus sa kanyang pangangaral na wala akong gagawin kundi tubdin ko kung ang kalooban ng Ama na siyang nagsugo sa akin. So makikita nyo yung dependency ng isinugo doon sa nagsugo at yung walang iba kundi ang kanyang Ama. At makikita po natin yung mga biblical citations po na ito, yung John 3:17, John 14, pakilista nyo po kasi ito yung citations ng sinasabi ng foundation po na o theological foundation na ito. Ngayon, number two, maunawaan natin ang misyon ng tatlo kung ang pag-uusapan natin yung relasyon ng isinugo po ha, isinugo, at ang kanyang layunin o objective ng kanyang misyon kung bakit po siya isinugo. So I hope maunawaan natin itong dalawang theological foundations na ito. Ngayon, makikita natin sa John 3:16 and 17 na ganoon na lamang pagmamahal ng Diyos at kanyang isinugo ang kanyang buktong na anak. Okay? So ibig sabihin, ang Diyos Ama ang nagsugo sa Diyos Anak. Pero ano po ba ang misyon ng Diyos Anak? Ano po ba ang layunin at bakit siya ay sinugo? At makikita po natin yan sa mga sita sa Biblia ng dahilan kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak ay upang magpakasakit sa krus. Kaya nga makikita yung simbolo ng the thorns o tinik, sapagkat iyan po ang layunin ni Jesus kung bakit po siya isinugo ng Ama. So makatuwid na makikita po natin dito sa pundasyon na ito na meron pong magiging malinaw po natin sa atin kung anong mga misyon ng bawat persona. Number one, the Father is the sender. Siya ang tigasugo. Pero hindi siya isinugo. At makikita natin yan sa John 3:16. Number two, the Son is sent. Siya po ang isinugo. Pero He is also the sender. Siya rin po ay tagasugo. So sana maliwanag po ito sa inyo. Sapagkat makikita natin sa John 16:7 na nung siya ay bago umakyat sa langit, sabi niya na meron akong ipapadala sa inyo na isang parakletos at walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. So sa makatuwid, hindi lang pala ang anak ang isinugo, kundi siya rin ay tagasugo. So I hope maliwanag po sa inyo itong mission para hindi magkaroon ng confusion. And number three, the Holy Spirit is sent. Isinugo lamang. Pero hindi po siya yung tigasugo.
At makikita po natin yan sa Luke 24:49. Ngayon, kung bubuksan nyo po ito, makikita nyo po itong sinasabi ko na mga biblical citation. So, ano po ang ibig sabihin ng Trinitarian mission po na ito, na bawat na sinasabi nito na ang tanging ama lamang ang tigasuko. Hindi siya pwedeng isugo ng anak. At hindi siya pwedeng isugo ng Espiritu Santo. Ngayon, number two, ang ibig sabihin nito, ang anak, ang kanyang papel bilang isinugo ay nanggaling sa ama. Sapagkat sinasabi nga natin na ang ama lang ang tigasuko. Pero hindi po natin inaalis sa anak na siya rin ay pwedeng magsugo. Kaya yan ang ginawa niya nung ipinadala niya ang Holy Spirit. So I hope maliwanag po ito, ha, sa inyo. Okay, at pupunta na po tayo sa summary. Ito na po yung last, yung summary po. Kailangan mabigyan ko po ng summary ang aking lecture. At ang pinag-usapan natin kanina, yung Trinitarian life of procession, yung Trinitarian operation, at saka yung Trinitarian mission. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang Trinitarian life na sa buhay personalidad ng Trinity o the Triune God, meron pong unity, walang confusion po. Why? Because we only believe in one God. Kaya lang po, meron tatlong personalidad ang iisang Diyos na ito, at itong tatlong personalidad po ito ay equally God. Okay? Co-equal, co-eternal, co-substantial. And next, number three, na itong tatlong personalidad ng iisang Diyos ay meron kani-kaniyang individuality. Bakit? Sapagkat sila po ay persona distinct from the three. Meron silang consciousness, sariling decision, meron po silang sariling will, at meron po silang sariling buhay, at bilang sariling persona na iba sa isa't isa. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang procession, sinabi natin kanina na there are two types of procession. At sinabi natin na ang procession, ito ay kino-communicate lamang ng Diyos ang kanyang kalikasan sa kanyang sarili. Yun po ang ibig sabihin ng procession. At may dalawang uri po ito. Number one is by generation. At ano nangyayari sa generation? Ang ama ay kanyang generate o inianak ang anak o ang Diyos anak. Okay? Ngayon, ano pong nangyayari sa inspiration na ang Diyos ama at ang Diyos anak, dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa, ay nabuo ang panibagong persona, we call it the Holy Spirit. Ngayon, pinag-usapan natin yung operation ng Diyos. May dalawa po, yung communal operation at saka operation by appropriation. At meron tayong binanggit kanina na foundation, na anumang ginagawa Triune God ay ginagawa po ng tatlo. Yan po ang tinatawag na communal operations po nila. Pero may mga operations na appropriated individually sa bawat isa. Kaya makita natin na ang creation is appropriated proper to the Father. Ang redemption appropriated properly to the Son, and ang sanctification to the Holy Spirit. Okay? And lastly, pinag-usapan natin ang Trinitarian mission. Maunawaan natin ang mission ng tatlo kung ang pinag-uusapan natin ang relasyon nung nagsugo at saka isinugo.
At makikita natin na ang Ama, siya ang tigasugo at hindi siya isinusugo. At masasabi natin na ang anak ay isinugo ng kanyang ama. Pero siya rin ay tigasugo. Isinugo sila parehas. Sinugo nila ng ama parehas ang Holy Spirit. At the last one, maintindihan natin ang Trinitarian mission kung ang pag-usapan natin ay yung relasyon ng isinugo sa kanyang mission. Ano ba ang misyon kung bakit isinugo ang anak upang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus? Nabuo o naganap ba yung objective ng pagsugo ng ama? Opo, naganap, ginawa ng Diyos anak. So ang Diyos anak po ang ipinako sa krus, hindi po ang Diyos ama. Ayun, maliwanag po sa inyo yan. Ngayon, ano po ba ang mission kung bakit isinugo ang banal na espiritu? Upang sa ganon ay pabanalin ang simbahan at sangkatauhan. Kaya nga, we are, ang ating dispensation po ngayon, ang dispensation po natin is the dispensation of God the Holy Spirit, sapagkat ang Diyos anak at ang Diyos ama ay nandoon sa luklukan ng langit. Pero, tinutupad ba ng Diyos Espiritu Santo ang misyon na yan? Opo, kaya hanggang ngayon, patuloy na ginaganap ang sanctification ng simbahan at ng sangkatauhan. Kaya nga, bilang isang summary ng aking lecture po, ay meron po akong tatlo. Number one, that God's revelation of Himself and is and His love is made manifest through His life, His operations, and mission. And this remains a mystery to us. Walang utak na pwedeng makahalot nito, sapagkat we can only fully understand the life, operation, and mission of the Triune God when we come face to face with God doon sa beatific vision. Number two, sometimes our problems allows us to think that God forsake us. No, but this is not the case, mga kapatid. The fact that God created us and sustains us, the fact that He sent His only begotten Son to die for us in order to save us, and the fact that He sent His Spirit to continually sanctify and protect us. Ibig sabihin, ito po ay ito po isang ebidensya na hindi po tayo pinababayaan ng Diyos na nanandoon na lamang po sila sa langit. Hindi po. So, and the last one, instead of blaming God na pinabayaan na tayo ng Diyos na nanandoon na siya sa langit, let us instead give glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit for all the love that He has and it is showing to us through the sanctification and protection of God, the Holy Spirit. Amen po. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig sa inyo. Amen. Dito po. Maraming thank you po. Salamat kayo, Sir Manny, sa napakaganda mo. Napakaganda. Galing. Pag-explain. Salamat. No? Sana maintindihan po ng ating nanonood at ng ating mga separated brethren na kumakanggol about sa doctrine of the Holy Trinity. No? Kasi tandaan natin, yung mga ginagamit natin na ipinanganak, yung sinasabing bosom, yun po yung tinatawag nating anthropomorphic sense. Kaya ginagamit yon para maintindihan natin bilang mga tao. Kasi hindi natin kayang arukin yung isipan ng Diyos. Kaya gumagamit tayo ng mga anthropomorphic sense para maintindihan natin kung bakit ganun yung pangyayari. Ano ba? Okay, salamat Sir Manny sa napakaganda mong... Thank you po. Open na po kayo sa Q&A kasi naghahanap po sila nung isang araw ng Q&A para sa inyo. Yan. Sir Manny. Bro, Arnold, magandang gabi. Baka may tanong pa.
Oh, baka may tanong. Nandiyan naman si Brother Mel. Brother Mel, hindi ko po. Brother Mel. Yes. Mahina po kasi ako sa biblical citation. Okay lang po. Pwede tulungan niyo na lamang po. Sige po. Okay. Sa mga sitas, gagamit tayo ng mga sitas. Okay. Sir Manny, before po siguro yung mga question dito. So, sana po ano yung, di ba yung mga heresy? Heresies. Yes po. Opo. Ano po natin siya sasagutin? Maghahanap po ako. Meron po kayo nun, Sir Manny? Meron po ako. Pwede po ilatag ko lang. Para yes po. Makita. Kasi, para paano natin para maunawaan nila. Yung masasagot. Napakarami pong sa akin pong pag-reres. Opo. Sa napakarami pong heresies patungkol sa Trinity. Number one is yung modalism na na kung saan si Sabellius ay isa sa mga modalist. Ngayon, ano po ang paniniwala ng modalist heresy? They teach that the Father, the Son, and the Holy Spirit are not distinct personality but different modes lang po ng God's self-revelation. So, ginagawa po ito ng mga SDA, saka Mormon, saka Jehovah's Witnesses po. Patripassionism. Modalism. Ngayon, isa pa po ay tritheism. Ano po ang paniniwala ng tritheism? Para sa kanila, the Father, Son, and the Holy Spirit are three independent divine beings and they are separate gods. So ibig sabihin, ito ay maling pagkaunawa tungkol sa Trinity kasi hindi naman ito ang ating pagkaunawa. Wala pong three separate gods na pinaniniwalaan po natin, kundi isang Diyos lamang, same substance lang po, with three divine persons. Yun po ang paniniwala. Next is yung heresy ng partialism. Ano pong sinasabi ng partialism? That the Father and Son and Holy Spirit together make up God. So part by part. So one-third ay Diyos Ama, one-third Diyos Anak, one-third Diyos Espiritu Santo. Partialism. Opo. Kaya nga ang sinasabi nila, ang namatay lang daw sa cross ay yung one-third po. Walang iba po kundi ang Diyos Anak. Ayun ay partialism po yan na heresy. Okay, next is monarchianism. Ano po ang ibig sabihin ng heresy na ito? They believe in God as one. However, nagkakaroon ng subordination yung dalawang personalidad. That God the Son is subordinate from the Father and the Holy Spirit is subordinate from the Son and the Father. At makikita po natin ito sa mga paliwanag ng mga kaibayo natin na meron daw tinatawag na mas mababa ang anak sa ama. Nakita niyo po? Oo. Ngayon, another heresy is adoptionism. Anong sinasabi ng heresy na ito? Na si Kristo daw po ay tao lamang at inadapt lang siya bilang isang Diyos nung siya po ay nagkaroon na nag-resurrect na siya at nabautis po, mohan na po siya. Ang tawag dyan ay adoptionism. Ngayon, another heresy is yung Arianism. Ayon kay Arius, si Jesus Christ lang daw ay isang anak pero mas mababa siyang uri kaysa sa ama. So makikita po natin na medyo magkakahilintulad po ito. Next is Macedonianism. Ang turo naman po ng heresy na ito, they deny the divinity of the Holy Spirit. Hindi po sila naniniwala. Pero ano pong paniniwala natin na ang Holy Spirit ay isang persona at isang Diyos? Sapagkat makikita natin sa Acts 13:2, ito po ang citation ko, sa John 14:15 to 17 at sa John 14:25 to 26, ito po ang magpapatunay na ang Diyos Espiritu Santo po ay persona at Diyos at hindi lang po siya
creative na energy o force na katulad ng sinasabi ng mga SDA at ibang mga sekta. Ngayon, another one is the oneness na simbahan na kasi para sa kanila, ang Trinity ay irrational sapagkat ang paniniwala nila, even Satan knows and recognize that there is only one God. So para sa kanila, ang Trinity ay irrational, illogical. Okay? Ngayon, mukhang medyo mali ang pagkaunawa nila dito sapagkat hindi naman po natin i-deny na ang Diyos talaga ay isang Diyos. Yan din ang paniniwala natin. Kaya lang, hindi nga sila naniniwala na may tatlong persona. Imposible po sa kanila ito. Ngayon, ang next heresy is yung Mormonism. Para sa kanila, there are three personages. Number one, God the first is the creator. God the second is the redeemer. And God the third is the testator. Ito ay papasok po sa heresy ng tritheism o polytheism kasi para sa kanila, there are plurality of gods. And the last one is yung tinatawag na Jehovah's Witnesses. Para sa kanila, the Trinity is a pagan belief that was handed down and from the occult o galing po sa mga paganong reliyon ito at inadapt lang po ito ng simbahang Katoliko. So napakarami po ang mga heresies na ito against the Holy Trinity. So yun lamang po, mahirap kung isa-isahin po natin ito, pero sa pamamagitan ng paglalatag natin ng mga theological foundation, sana hindi tayo malansi ng mga ibang katuruan po na ito. Hanggang doon na lang po. Sir salamat, Manny. Salamat po. Sir Manny, first. So may dalawa na po tayong question. Yung last po sa Jehovah's Witness. Yung sa Jehovah's Witness para sa kanila, yes, sir, the Trinity ng mga Katoliko ay inadapt lang natin sa pagan belief. Ngayon tatanong natin, ano ba itong pagan belief na sabi nila? Ito daw ay inadapt natin sa mga Assyrians, Assyrian God, na meron silang paniniwala na meron tatlong Diyos. Pero kung titignan po natin, hindi po ito sapagkat yung paniniwala ng mga Hudyo nung panahon pa ay may iisa na po Diyos. Kaya nga ang Judaism po ang nag-introduce ng monotheism o paniniwala sa isang Diyos dahil nga dito sa mga paganong paniniwala tungkol sa tatlong Diyos. So wala pong katotohanan yung sinasabi nila na inadapt lang daw po natin sa pagan religion. Hindi po. Okay, thank you Sir Manny. Medyo humihina ka po Sir Manny. Oh, dito sa linya ko po eh. Oh, nawala si Bromel ah. So ayan. Unahin po natin yung kay wait po Bro Nolan ano. Sir Manny, ito po yung question ni Bro Arnold. Ayan. Opo. Sabi niya, did the Jews in the Old Testament have the concept of the true God? Pag-aaral po ng OT po ha, eh meron na pong prefiguration bagamat ang Judaism is a monotheistic religion po. Okay? Pero hindi po isinaw walang bahala yung konsepto ng Trinity bagamat hindi po hayag yung doktrina na yon sapagkat sinasabi
ng paniniwala ng Judaism that ayon din sa pagpapakilala ng Diyos kay Moses sa Mount Tabor ay talagang binigay nga niya sa utos niya na wala kayong dapat paniwalaan na ibang Diyos maliban sa akin na iisang Diyos. Pero meron po ba tayong mga biblical citation sa Old Testament na magpapahiwatig na itong tatlong personalidad po na ito ay nag-work out na, ibig sabihin kumikilos na po? Meron. Tignan po natin sa Isaiah 48:16. Kung meron po kayong Biblia dyan, sinasabi na sa English po. And now the sovereign Lord, which is the Father, has sent me, the Son, with His Spirit, with His Holy Spirit. So makikita po natin dito na yung tatlong, yung prefiguration ng unti-unting paghayag ng tatlong personalidad na ito dito po sa Isaiah 48:16. Ngayon, mas maliwanag po na nagmamanifest ang Triune God noon sa Annunciation sa Luke 1:35, nang sinabi ng anghel, "The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." So makikita nyo na nag-manifest na yung personalidad ng Holy Spirit at the power of God the Father na may kinalaman tungkol sa ipapanganak na Son of God. Kaya hindi lang po yan, makikita po natin mas malinaw ang Trinitarian manifestation of life and operation sa Luke 3:21-22, doon sa baptism mismo ni Jesus Christ. Nung sinabi, "When Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was opened and the Holy Spirit," isang persona, "descended upon him," sa kay Jesus, "in the form of a dove. And the voice came from heaven, 'God the Father, You are my beloved Son in whom I am well pleased.'" So tatlong persona po ang nagpakilala po dito sa baptism ni Jesus Christ. At naging maliwanag din po yan sa the great commissioning na ginawa ni Jesus Christ sa Matthew 28:19. At doon sa salutary blessings ni St. Paul sa 2 Corinthians 13:14. Napakaliwanag po. Sinabi ni St. Paul that the grace of the Lord Jesus Christ, isang persona, and the love of God the Father, isang persona, and the fellowship of the Holy Spirit, isang persona, be with you all. So ang liwaliwanag po nito na naging hayag po ang buhay at ang operation at saka mission ng banal na Trinidad. Ito lamang po ang maibibigay ko, sister, kasi napakarami po eh. Sir, ano po yung, Sir Manny, ano po yung 2 Corinthians? 2 Corinthians 13:14. Pakibasa niyo po. Wala yung ano. 2 Corinthians 13:14. Opo, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. Sa tatlong magkakaibang persona po ito. Napakaliwanag po ito na manifestation ng tatlong personalidad po. Benediction nila yan ng mga early Christians. Opo, opo, opo. Yung salutary blessing po, yung benediction blessing po. Then this is ano dyan, 14:6-9, di ba? No, sabi doon, kung sino nakakita sa Ama at susuguin ang Ama sa pangalan ko ang Espiritu Santo. Niliwanag yun sa mga apostol. Tatlo din. Tatlo, diba? Tatlong persona. Doon din sa baptism na sa Jordan. Opo, diba? Opo. Doon din, nakikita mo yung manifestation doon ng Trinity. Ang tatlong-tatlo ng Trinity po. Okay. At may question naman po. Nawala ako eh. Nag-loading ako. Nawala yung signal. I see Brother Nolan. Tapos na yung ano, tapos na election. Ang pati signal hanggang ngayon, wala. Nawawala pa rin. Sige, sige. So, sabi niya po dito, kung ang Holy Spirit po ay third person of the Trinity, not incarnated, not the Father,
then wala po itong gender kasi ito ay spirit. Pero sa Bible po, meron pong ibang verse na gumagamit ng pronoun masculine at spirit translated as feminine. Ano po ang explanation din? Okay, very good. Thank you very much. Okay. Unang-una, totoo yun. Okay. God is walang gender. No gender ang Diyos. Even ang mga angel, no? Dahil sila ay mga espiritu. Walang gender ang Diyos. Bakit ginagamit ang unang-una yung salitang father, no? Tandaan natin, ang mga Israelita o ang mga Hudyo ay mga ano yan, yung tinatawag nating yung patriarch. Kaya more on father ang tawag nila sa Diyos, no? Nagkaroon ng masculine form ang Diyos na sa kanilang father. Dahil ay sa kanila, ang ama, ang lahat ng pinanggalingan ng nilika. Kaya sila ay tinatawag nating mga patriarch, no? Pansinin mo, pag sumusulat sila, puro mga genealogy ng mga lalaki lang ang inilalagay, no? Hindi sinasama yung mga babae, no? Kahit sa New Testament, kung titingnan mo rin, no? Yung sa pagpapakain sa 5,000, puro lalaki lang ang tinutukoy doon, no? Hindi sinasama yung mga babae doon. Pangalawa, bakit yung Holy Spirit ay mayroong gender na parang babae, no? Kung babalik ka ngayon sa wikang Hebreo, no? Pagka ang isang ano, halimbawa, ru'a yung tinatawag natin, ang dulo ay AH, ginagamit 'yon na feminine. Tama ba, Sis Malo? Halimbawa, ruak, no? Na ang huli ay AH, no? Alma, no? Ang ibig sabihin noon ay babae 'yon, feminine ang ginagamit doon. Kaya yung karunungan o yung Holy Spirit, kung titingnan mo, ay feminine form ng gender dahil yung kanilang dulo noon ay AH, no? Halimbawa, yung alma, ayan, ang huling dulo nun ay AH. Pagka kung titingnan mo sa wikang Hebreo, ang dulo ay AH, feminine form ang ginagamit doon. Kaya nagiging she pag tinatranslate sa wikang English. No? Ginagamit yun. Pero totoo, ang Diyos ay walang gender. Halimbawa, ang Diyos ay pwede rin maging nanay, no? Hindi lang tatay, sabi ro, no? Ang ating Panginoon ay kagaya ng inahin na ang kanyang mga inakay ay nililiman ng kanyang mga pakpak. Tingnan mo, tinahin tulad sa inahin na manok o inahin ang ating Diyos, no? Sa Salmo yan, no? Kino-compare siya sa isang inahin na ang kanyang mga pakpak ay nililiman ang kanyang mga anak, no? Pero ang paniwala natin, father, pwede rin maging mother, no? Doon natin makikita na gumagamit din sila, no? Para maintindihan natin sa kaisipang pangtao kung ano ang ibig iparating sa atin ng Diyos. Kasi kung paisipang pang Diyos ang paiiralin dyan, hindi natin maaabot yun. Mahihirapan tayong intindihin lalo. Kaya gumagamit ng mga salitang mga ganon, ang mga manunulat ng Biblia, dahil sila ay mga tao rin, para ipabatid sa atin kung paano ang Diyos sa damdaming pantao ay maipahayag niya sa atin. Kung ang gagamitin ay ikaisipang Diyos, damdaming pang Diyos, hindi natin maaabot yun. Kasi tayo, kaisipang pantao lang at kaisipang pang damdaming pangtao lang ang kaya nating maintindihan. Pero yung damdamin at kaisipang pang Diyos, hindi natin yan maaabot. Yun ang sagot to doon. Ay, dadagdagan po natin, Brother Mel. Apo, sige po, Sir Manny. Si, the fact na meron tinatang actually, ito nga po talaga ang matibay na sagot doon sa mga nag-aakusa na ang Holy Spirit ay isang puwersa lamang at hindi po siya persona. Sapagkat ang tingin nila sa Holy Spirit ay it lamang, IT. Pero makikita natin na the fact na sinabihan siyang he, ibig sabihin may personalidad po. Yun ibig sabihin na may sarili pong personality ang Holy Spirit. Kaya nga, ano po ba ang ibig sabihin ng person? It is a being who is self-conscious, rational, at meron siyang tinatawag na pagkakilanlan. Kaya nga, usually, tinatawag ang person na I or he. Kaya nga, makikita natin po sa Acts 13:2, pakibasa niyo po, na sinasabi na ito na ang Holy Spirit ay nangusap bilang I. Kasi ipinuprove ng citation na ito na ang Holy Spirit po ay hindi po siya puwersa lamang, kundi isa po siyang persona.
isa po siyang persona at hindi po siya isang puwersa. So kung sinasabi na but the whole he, ibig sabihin the fact that the Holy Spirit is a person is not an impersonal force like gravity. Kasi pagkat meron siyang he can be referred to as a personal pronoun eh. At pag nag-uusap siya, ang tawag niya sarili niya I. Kaya makikita natin sa sinasabi ni St. Peter nung sinuway niya. Sabi ni St. Peter kay Ananias sa Acts 5:3-4, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? You did not lie to men, but to God. So ibig sabihin, pinapahiwatag po rito na ang Diyos ay persona. So kung binibigyan natin ng reference ng Holy Spirit na He, ibig sabihin, hindi po ito gender. Sana maliwanag po ito. Kasi kung ang ibig lang po sabihin nito na isa pong malaking pruweba na siya po ay persona. Kaya si Jesus Christ na may reference po tayo sa kanya na He at ang God the Father as He. Tapos ang pag nagsasalita ang si Jesus Christ ay kasi these are reference to personalities po. Hindi po ito gender po. So yun po ang ibig sabihin nung bakit may He o seemingly parang feminine or masculine, hindi po. So, it pertains to personality. Personal not po. The gender. Hindi po. Saka nagsasalita ang Holy Spirit pronoun. Siya ngayon pumili kay Bernabe at kay Saulo. Opo. Masahin niyo yung sa gawa 13-2, gawa 13-2, sabi niyo. Habang sila'y nag-aayuno no, at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo. Oh, kita niyo. Nagsalita, no? Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo. Persona no? Siya. Sila'y pinili, sabi niya, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawain. O, birmo ko. Ko. Patungkol sa persona po. Persona po yun. Ang Diyos kasi walang gender. Kasi ginagawa po natin yan pag nagsasalita po tayo. Oh, pero ang Diyos wala pong gender yan. Pero may persona po. Correct. Bro, Manny, kumusta po? Ay, Brother Ryan, okay. Diba, ano pa thank you very Ryan much. Dito? Walang pang bro, pwede magtanong, may, ito ay dun sa heresy, ano? Meron lang akong medyo confusing to sa mga pag magdi-discuss sa, ano, it pertains to Islam, ano, eh, Muhammad. Intro muna, ano, premise muna, kung ano yung bago ako magtatanong. Dito sa ano dito sa tawag nito eh ano ko lang yung camera ha. Oh. Dito sa isang Catholic na history eh nakalagay rito tungkol about sa nung nagsimula si Muhammad. Sabi rito yung belief nila is that doon ako papunta pero premise muna. Muhammad did not accept this ibig sabihin nun yung Jesus Christ as God. For him, Jesus Christ could not be God simply because God was one of the recognition of Jesus as God implied a dual Godhead. Thus, Muhammad allied himself with the Arians, yung Arianism, who contended that Christ's humanity, even though it was a superior type of humanity, was irreconcilable with any claim to divinity. This similarly between Islam and Arianism is not surprising when one realizes that Arianism flourished on the fringes of Roman Empire from Northern Europe to Arabia. No, it is surprising that the early church regarded Islam as Arianism, a Christian heresy, and gave it the name to the founder, Muhammadism. Ang tanong ko, Romani,
Kasi yung auntie at saka yung uncle ni Muhammad na nung nagpalaki sa kanya ay part po sila ng Ebionites. Ebionites Christian. Saka, Ebionites Christian, which is another heresy po, di ba? Ebionism. Jewish Christian sect that originated in the first or second century. It is derived from the word Hebrew or poor. So, ang tanong ko dun is, merong Arianism and Ebionism, you know, galing sa mga Ebionites. Ano po ba ang similarity nila at ano po ba ang difference nila? At kung yung Ebionism came from Arianism ba? Yun lang po. Hindi ko po masyadong kung ang Ebionites. Ang pagkaintindi ko lang ay ang Arian heresy. I have to be honest with you. Pero kung ang Ebionites ay is an offshoot of Arian heresy, dahil nang sinabi natin kanina, ano ba ang Arianism? Gaya nang binanggit ko kanina, ang Arianism ay ang paniniwala na ang Diyos anak o ang anak ay less fully as a God than the Father. Ibig sabihin that Arius claimed that the Son was just a supernatural being pero hindi siya Diyos. So, kung ito ang inadapt ng mga sinasabi ng mga Islam religion, then siguro ito rin ang paniniwala nila tungkol sa Trinity. Kung bakit hindi nila matanggap na ang divinity ni Christ. Kasi sinabi nga ni Arius na Jesus Christ is only a supernatural being, pero he does not possess the Godhead. So, kung inadapt po nila ito, then definitely na-influence sila ng Arian thinking or Arian heresy. So, at hindi ito ang ating pagkaintindi. Kasi ang pagkaintindi po natin that Jesus Christ or God the Son is fully God. Eh, para kay Arius, he is not fully God. He is only a supernatural being. So, kung ang Islam is an offshoot of Arianism, eh malamang ito din ang ipipreach po nila. Malamang po. Ngayon, kung ang Ebionites naman po ay isang offshoot, kasi ang Ebionites, hindi naman Judaism yan eh. It's just a part, it's just a tiny set of beliefs and paradigms patungkol sa Diyos eh. Hindi naman yan ang kabuuan ng paniniwala ng Judaism. Actually, kung aaralin po natin ang Judaism, napakarami pong grupo yan. Oh, tama. Ebionites is not the totality of Judaic religion. Tama. Actually, ako magdadagdag ako ng konti. Alam mo, ang bilit ng mga Ebionites, one God lang, no? Isa lang sila, no? Si Jesus, pinaniniwalaan nila bilang isang propeta, no? No? Pinaniniwalaan nila bilang isang propeta. Dahil siya, ayon sa kanilang belief, kaya nila pinakilala si Jesus at kinikilala ang propeta at Mr. Jesus dahil siya ay sumusunod sa tinatawag na Jewish law. Pero dinideny nila yung virgin birth at yung divinity of Jesus Christ. Yun ang kanilang belief. Maraming hindi salamat yun, sa karagdagan. Hindi nila yun tinatanggap na si Mama. Ang talagang alam ng mga Ebionites, si Jesus ay biological na anak, no? Anak ni Joseph. Yun ang belief nila. No? Na that time, kaya hindi nila ito pinaniniwalaan na ito ay Diyos. At hindi nila ito pinaniniwalaan na ito ay virgin birth. Dahil nga, kung babasahin natin yung banal na kasulatan, ikinasal si Mary at saka si Joseph, no? Sa Biblia. Doon natin makikita. Kaiba naman doon kay Arian. No? Ang similarity din mo. Ebionites, bro, Gary. Ang Ebionites sa wikang Hebrew yan, di ba? Hebrew, Ebion, Arian, mga mahihirap, poor. No? Mga mahihirap na mga tao. Pero ang similarity nila, bro Mel, is that
si Jesus ay hindi God, isang tao. Hindi. Oh, tao lang. Isang prophet. Naging Messiah lang siya dahil siya ay sumusunod at naging propeta dun sa Jewish law. Na ano, kaya kinilala siyang propeta ng mga Ebionites. No, si ano yan, si sa ano? Si Abu Talib ba? Abu Sayyid? Ano? Nakalimutan ko ng pangalan ng uncle niya eh. At saka yung yun. Pero yung naging asawa ni Muhammad, devoted ng mahal na birin yun. Si ano? Si Khadija. Isang Christian din yan eh. Christian din yan si Khadija. Devoted yan ng mahal na birin Maria. Si Khadija. No? Ito kung si Abu Talib ba yun? Nakalimutan ko ng pangalan ng uncle niya eh. No? Itong uncle niya, isang Ebionites Christian at na-influensyan dito ng Arianism. Kaya pinaniniwala si Muhammad na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya ayun, na-adapt niya yung turo na yun. Ayun, nag-spread na nag-spread. Tandaan natin, during the time ng 3rd century, namamayagpag yung mga Arianism na ano, kaya nga nagkaroon ng tinatag na council. Eh, no? Pinagtibay ng simbahan at ng mga early Christian kung ano talaga yung talagang orthodoxy nila about sa God na Trinitarian. No? Kaya nagkaroon ng mga council eh. Dahil pinagtibay ang kumakalat na heresy na yan to shut down the heresy na ginawa at pinakalat ni Arius during that time. Thank you, bro. Manny, bro Mel, thank you. Salamat din. Okay. Ang tawag sa kanila, bro Ryan, ang tawag sa kanila, ano eh, Mohamedian during that time. Mohamedian sila. Yung belief nila is Mohamedism. Kasi kung ano yung pangalan ng founder mo, yun doon mapapangalan yung ano mo, religion, Mohamedian. Kailan lang tinawag na Islam yan? I-research nyo. Mohamedian. Kaya kita mo, Arius, Arianism, di ba? Arian, no? Halimbawa, kay Nestor, Nestorian. Pinapangaral sa kapangalan nila yung mga sekta nila. No, halimbawa, paano yung kay 1914? Manalon yan. Tawag doon. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Kung sino yung founder, may reflect doon yung pangalan niya. Di ba? Dapat itong mga JW ang tawag doon ay Charlenian. Mga ganon. Ganun yun. Totoo yung hindi ako nagbibiro. Hindi. Totoo talaga yung kung sino yung founder. Kaya tayo, Christian, di ba? Kristo, kay Kristo. Kaya tayo ay mga Christian dahil follower tayo ng founder na nagtatag ng kanyang simbahan. Kaya Christian. Sige, thank you, kay Bro Eli. Ano ba ba? Follower ka ng dating daan. Ang tawag sa inyo, dating daan yan. Ay, mga ganun. Di ba? Eliseian. Eliseian. Di ba? Pangalan talaga. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. No, i-research nyo yun. Kung sino yung sekta na inanuhan mo, ikakapit sa'yo dahil follower ka ng sekta na yun eh. Okay. Diba? Alam tayo, di ba, Christian? Oo. Ebionites naman, mga Ebionitian, yung mga gano'n, no? Halimbawa, follower ka ni Sabellian, Sabellianism, Sabellius. Mga gano'n, pinapangalan talaga yun. Totoo yun, no? Ngayon, para hindi mahalata na founder nila ay tao, ginagamit yung ibang pangalan. Nagtatago sa pangalan na nakasulat sa Bible. Pero totoo, kapag ikaw ay miyembro ng sektang mga ganyan, ikinakapit yan kung sino yung founder dahil follower ka ng founder na yon. Doon yung kinakapit. Yun po yung totoo. I-research ninyo. Thank you. Okay, sige. Ito, dalawang tanong siguro to i-ano natin. Bro Nolan, wait lang. At maganda yung tanong ni Bro Renato Sumpay. Tsaka yung ito yung tanong ni Bro Nolan. Bakit sabi ni Bro Renato Sumpay, bakit kailangan pang magsantatlo ang iisang Diyos? Sir Manny. Bakit kailangan pang maging santatlo? From Renato Sumpay, okay. Kay Tip yung parang Renato. Maganda. Hindi valid naman po yung tanong. Yes, bakit, yes. Bakit hindi isa na lang para walang problema? Okay. Bakit tatlo? Bakit hindi dalawa? Kahit bakit sabi ni Brother Mel kahapon nga, Fornity. Fornity. Ito ang reason kasi. Kaya nga tinawag po natin sister na tawag dito, na mystery yan. Because yung mystery na po na iyan ay related doon sa providence ng God. Ano po ang providence ng God? Ang plano ng Diyos ay i-reveal niya ang kanyang sarili. Kanyang, no, unang-una sa kanyang sarili at pangalawa, doon sa kanyang nilalang. Ngunit, itong self-revelation po na ito ay marahil tataka kayo. Hindi ba pwede isa na lang?
Oo, na ini-reveal niya yung sarili niya bilang ama, tapos i-reveal niya yung sarili niya bilang ganito pa rin. Ngunit may mission ang Diyos, may mission ang Diyos kasama sa plano niya, yung iligtas ang sangkatauhan dahil nang nagkasala nga ang tao. At dahil dyan, sa pamagitan na yan, ay may kailangan itong magsakatuparan ng mission na ito ay isang persona na kung saan yun ang hinihingi ng hustisya ng Diyos. At pangatlo, para maisakatubaran ang final mission ng Diyos sa kanyang nilalang, ay patuloy niya itong pabanalin. At yan ay gaganapin ng isang panibagong persona. Ngayon, kung natin, eh bakit tatlo? Eh sapagkat ito ang providence plano ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, God's ways works in a mysterious ways and God's thoughts are not man's thoughts. Eh. So kung tatanungin bakit, eh dyan po ang kaya nga tinawag na mystery. Eh. Malalaman po natin yan pag nandoon na po tayo. Now we will be encountering the triune God when we face Him in our beatific vision. Yun lamang po. Amen. Actually, kung babasahin mo, no? Kung gusto mo makita na Trinity talaga yan, no? Basahin mo dito sa ano, no? Sa Revelation English, no? Yung KJV. Doon mo makikita. Yung nakita niya sa trono, merong tatlong likeness na nandoon. Basahin natin, no? Sabi rito, mag-umpisa tayo sa 4. And run about the throne where 4 and 20 seats, no? No, nakita niya ron. And upon the seats, I saw 4 and 20 elders sitting clothed with white raiment. And they had on either heads crowns of gold. And out of the throne proceed lightnings and thunders and voices. And there were 7 lamps in fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne, ito, there was a sea glass like unto crystal in the presence of the throne and around about the throne were 4 beasts full of eyes and before the behind. And the first beast was like, eto tingnan mo ha, yung sinasabi nila. Ah, Biron, at nakita ko sa trono, sa Tagalog, tatagalogin natin. Tingnan mo, napakaganda. Sabi Biron, at nakita ko sa trono ang nakaupo doon, no? Kagaya, sabi niya, kagaya, likeness ng mga tatlong klase ng bato yung nakita niya noon, isinampire niya sa ano, sabi rito. Sabi rito, pasahin natin. Ang ganda dito eh. Ito, sa 3. Ang anyo, sabi rito, sa 2. At agaw, sabi rito, sa 1 na lang muna, sa 1. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog. 4:1, no? At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pa ang mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono. Nakita, isang trono yung nakita. Isang trono na nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong asper at Carolina, may isang bahagharing maningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Tingnan mo kung ilan yung likeness doon. Pagka ginamit natin yung KJV, kung ilang likeness yung nakita roon sa tres. Tingnan mo roon. And that he that sat was looked upon like a jasper and a sardine stone and was a rainbow about the throne. Tatlo yung nakita niya, like an emerald. Tatlo. Isang sa isang trono, may nakita siya nakaupo, ay hinalintulad niya sa isang batong jasper, sa isang batong sardine stone, at saka sa isang emerald. Tatlo, nakita niya na nandun sa tronong isa. Doon mo makikita, basahin niya po. Sismalo, basahin mo sa KJV na English. Wala ka akong KJV. Sabi rito, no? Okay. One sat on the throne, and he that sat was a look upon like a jasper, and a sardine stone, and was rainbow round about throne, in sight like unto an emerald. Tatlong klase, oh, yung nakita niya na nakaloklok sa isang trono. Doon mo makikita yung konsepto ng Trinity. 4:3. Dos, mag-umpisa ka. Revelation chapter 2, verse, chapter 4, verse 2, hanggang 3. Basahin mo po yan. Doon mo makikita yung sa isang trono, mayroong makikita kang tatlong na nakaupo doon na hinaling tulad sa mamahaling bato. Okay.
Okay. Ayan, thank you. Another question. Sir Manny. Ay, yeah, po. Hi, good evening po. Thank you, Sir Manny. Good evening po, Sir Kit. Napakaliwanag na presentation. Curious lang po ako, Sir Manny. Noong time po ba na direktang nakakausap ni Godfather ang tao, like sa time ni Adan at saka Eve, hindi pa ba nag-i-exist ang Holy Trinity doon? At kung sakali hindi pa nag-i-exist, kung ang sagot niyo po ay hindi pa nag-i-exist, ang Holy Trinity ba ay nabuo during the New Testament nung pinadala na ni Godfather ang kanyang anak? At saka nung nag-ascend na po ang anak sa heaven, iniiwanan ang Holy Spirit, yun ba yun? At saka my other question is, yung kanina nagme-mention po kayo about the operation and mission. Opo. Na may communal at saka may appropriation. Opo. Yung appropriation niya, it seems to me parang ang understanding ko is may a form of ladder, like yung Father is the sender and the Son is sent and sender. Correct. And the whole may form of ladder yung ano nila, like may mas hierarchy. Mataas yung Father, may hierarchy po. Oo po, mas mataas. Opo. Yung Father, hierarchy. Okay. Po ang tawag in terms of relation po, may hierarchy and order kasi ang the God is not the God of confusion eh. So ngayon, does it mean na ang Holy Spirit is mas ano bang tawag noon, mas mababa. Mas mababa compare sa Father and Son? Okay, opo. Eh gusto kong liwanagin po ito kasi unang-una pag pinag-usapan ang substantial on nature or kalikasan ng tatlo, they are consubstantial po, co-equal, co-powerful po. So walang mas mababa, walang mas mataas doon sa tatlo. Ngayon, pagdating po sa personality po, wala din po mas mataas at mas mababa doon sa tatlo. Kaya lang po, pagdating sa relasyon, mayroon pong order and hierarchy. Yung order and hierarchy does not mean you diminish your Godhead sapagkat isinugo ka. It does not mean na sapagkat ginampanan mo yung mission mo, nawala ang pagka-Diyos mo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng hierarchy ng relation. Hindi po. Yun lamang ay po para ipakita po sa atin yung distinction ng operation at saka mission ng bawat po isa. Pero wala pong kinalaman doon yung isa mababa o gaya nga ng sinasabi ni Jesus that the Son is that the Father is greater than the Son. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Ang ibig pong sabihin yun, sasalita si Jesus bilang sa kanyang pagkatao, yun lamang po. Pero bilang Diyos, they are co-equal, co-substantial, and co-powerful. Ngayon, doon sa unang tanong nyo po, na noon po ba nagkaroon ng creation, dahil ina-attribute po natin ang creation sa God the Father, ibig po bang sabihin ay hindi kasali yung dalawa? Hindi po, kasali po. Kasi gaya ng sinabi ko sa theological foundation, whatever is the activity of God, internal or external, are all the activities and operations of the three. So makikita nyo po, in the creation of the world, it is common to all. Nakita nyo doon sa presentation natin. But it is specifically appropriated to God the Father. Yun po ang ibig sabihin nun. But they are common to all. Redemption, common to all. Sanctification, hindi lang yan gawa ng Espiritu. Common gawa po ng tatlo yan. Yun lang po, sister. Amen. Actually, kung titingnan mo, meron lang akong dagdag ko lang. Yung sa creation, yung Genesis. Tingnan mo yung Trinitarian na makikita mo yung konsepto. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form, void, and darkness.
And the Spirit of God moved upon the face of the earth. And God's di ba sabi ron? And the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, at nagsalita ang Diyos. Sino ba yung salita? Diyos. Oh, yan. Kristo. Sino ba yung Spirit of God na gumagalaw, gumagawa, move upon the face of the water? The Spirit. Nandun doon yung tatlo, no? Kung tingnan mo, common. Tingnan mo, nandun doon. Nandun doon po. Sa Genesis 1:2 at saka Exodus 31:3. Correct. Kaya yung, the Spirit of God was moving. Correct. Ayan, doon mo makikita, no? Kaya kung titingnan mo yung ano, yung nag-work na sila. Yes, yung John 1:1 and the following verse related to sa creation ng Genesis. Eh. In the beginning, namiya, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na titingnan mo yung ano, yung Genesis, yung typology ng John 1:1 doon sa Genesis 1:1 and the following verse, magkaparehas. Kaya tingnan mo yung creation doon, no? Sa pasimula pa, naroon ang salita, kasama na ng Diyos sa isang salita. At ang salita ay Diyos. Naroon, no? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang nilikha. Tingnan mo, makikita mo ron yung Trinitarian na nag-i-exist na during Genesis at sa simpaliwanag ni John sa kanyang John 1:1 and the following verse. Nandito doon. Okay na, wala nang tanong. Thank you po. Meron ito last kay Sir Manny, siguro mabilisan lang. Kasi medyo maano tong kay Bruno. So ilas natin yung kay Bruno Nolan. Maganda po yung question niya. Sabi ni Bro Arnold, sabi niya dito, pwede din i-cite yung sarin sa creation. Sabi niya dito, and when God said, let us create man of our image, plural po ba yung let us and our image? Opo. Yun ay prefiguration po, pero mas maliwanag po yung manifestation ng working of the personalities nung sinabi ni Brother Mel in Genesis 1:2 at saka Exodus 31:3 that the Spirit of God moved the face of the water. So ibig sabihin, eh mga persona po ito ang nagmo-move, kaya nga ang creation is not only the operation of God the Father, it is of the operation of the three, kasi nandoon na nung nilikha ng Diyos, kaya ipinapaliwanag po dito na yung Elohim was used as a plural kasi sinasabing let us face, bagamat pinatutungkulan dito yung personalidad ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin niyan, hindi yung let me create, kundi let us. So yun yung prefiguration po. Eh Sir Manny, yung ito po, sa akin lang po ito. Yun nga, nakikita, alam po sumasagot ka dun sa ano, sa mga forum site din. Yung sinasabi nga nila ng Holy Spirit is isang puwersa lang. Si Sir Manny nandun. Yun ang sinasabi ng mga oneness. Saka SDA. Ay, Jehovah po. Saka Jehovah. Opo. Yes po. Paano po ba natin iyano yun, Sir Manny? Kasi ang pagkaintindi nila, ang Holy Spirit walang personalidad. Isang it lamang, isang puwersa lang. Pero ang sinasabi natin dito, yung patunay natin na ang Holy Spirit ay isang persona. Kasi ano po ibig sabihin ng persona? This is a self-conscious, may sariling isip at meron isang paggalaw, meron sariling decision. Yung po ibig sabihin ng persona sa philosophy. Ngayon, makikita po ba natin ito sa Holy Spirit? O, basahin nyo yung Acts 13:2, ipinapakita natin na yung Holy Spirit ay may referensyang I. It refers to himself. So hindi siya it dito. Hindi lang po siya puwersa po ito, kundi isa siyang persona na gumagalaw ng saganang kanya. Ngayon, doon sa John 14:15-17, mas maliwanag po dito na ang ipapadala ay hindi po it o hindi po gravitational force. Ang ipapadala po ay parakletos, isa pong persona na may sarili pong desisyon. At dito sa John 14:25-26,
ang sinasabi na ang Holy Spirit will teach you, He will teach you, hindi niya sinabing it will teach you, kundi He will teach you. At mas isa pa ay yung sa 1 Cor 2:10 verse 11 na ang Holy Spirit ay omnipresent at omniscient. So ibig sabihin, ano po ang palatandaan nito na hindi po puwersa Espiritu kundi isa pong persona katulad ng dalawa po. Amen. Yan na po. Ito maganda rito, sabi rito. Let us make clear, no? Christian tradition has long understood the use of plural here as pointing to the fact that each person of the Trinity was involved in the act of creation. Let us them have dominion. The sense here is stewardship, no? Stewardship rather than unlimited control. Doon na makikita, sabi pa rin dito, creation was a work of each person of the Trinity. Oh, kita niyo. Because God operation is entirely one in the three divine persons. Mm-hmm. Each person of the Trinity participate equally in every equally. Divine act. The Spirit of God waters God, the Holy Spirit was active in the creation of the world. In the rite or blessing of the baptismal water on the Eastern Vigil. Ang ganda, no? So pretty common operation ang tawag diyan, common po, operation. Dine-clear na po 'yan ng council eh. Yes, amen. So ito na po tayo kay last kay Bro Nolan. So Sir Manny, ito po. Yes, Malo yung last na sasagot. Hindi, Sir Manny. What is the proof? Maganda po yung question niya. What is the proof that the Holy Spirit pala is guiding the Catholic Church in the end of time? Meron po bang event na nagsalita ang Holy Spirit directly sa Pope or Bishop tulad ng nagsalita ang Holy Spirit kina Bernabe sa Acts 13:2? Bakit po natigil ang pakikipag-usap ng Holy Spirit mismo direkta sa tao or sa mga present leaders of the Church? Eh, yun nga po, sister, isa sa mga conclusion ko kanina na it seems that God forsake us kasi nandun na yung Diyos Anak at kasakapiling ang Diyos Ama, correct? Pero hindi ipinadala ng Diyos Anak at ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo upang magbigay ng proteksyon at hindi lang protection kundi to sustain the life of the Church na iniwan ni Kristo. Kaya nga sinasabi bilang paliwanag na hindi mananaig na ang kahit anumang uri ng kasamaan in order to destroy the Church na ginawa ni Kristo, in-establish ni Church. Kaya nga, anong prueba na ang banal na Espiritu Santo ay nagmo-move at ginagawa niya ang mission, not literally na nakipag-usap na parang mag-uusap tayo. Hindi po ganun ang ways ng Holy Spirit na parang meron siyang bunganga na makikipag-usap. Kundi kailangan unawain natin ang galaw at kilos ng banal na Espiritu Santo doon sa mga believers at doon sa simbahan na iniwan ni Kristo. Ngayon, nasusustain ba ito? Yes, sapagkat hanggang ngayon, kahit na anong demonyo, kahit ilang milyong demonyo ang gustong sumira, ibig sabihin na hindi pinapayagan ng banal na Espiritu Santo yung mangyari ito. So ibig sabihin, it is a concrete proof na kumikilos, hindi kinakailangan makipag-usap, kumikilos ang banal na Espiritu doon sa simbahan. Kasi meron iniwan na mission si Kristo. Meron siyang dahilan kung bakit nila isinugo ang Holy Spirit. Amen. Upang pabanalin at proteksyonan ang simbahan na kanyang in-establish po eh. Salamat. Yun po eh. Ito yung prueba. Si Kristo na nagbigay ng prueba. Yes. Sabi niya, no? Sabi niya dito sa 14:16 ng John. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang tagapagtanggol
na magiging kasama ninyo magpakailanman siya ang espiritu ng katotohanan, etc., etc. Yun na po. Yun yung paraklit, yun yung Holy Spirit na magiging guide natin. Kaya nga, sabi nga, even the gates of hell shall not prevail against you. Thank you. Thank you. Kasama magpakailanman. Sabi rin ni Kristo sa Mateo 28:19, ako'y kasama ninyo magpakailanman. Sabi rin ng Ama, kasama natin magpakailanman. Paano matatalo yun? Amen. Tatlong persona yung nag-guarantee sa simbahan, tatalunin mo. Yung Ama kasama natin, si Kristo kasama niyo hanggang, ako hanggang sa uli. Sabi rin ni Kristo, yung kanyang susunguin. Kasaya ka nga ako eh, no, Diyos? Kasama niya rin, magpakailanman. Sino pa tatalo doon? Pambihira. Di ba? Hindi niya kailangan makipag-usap sa atin. Granted, di ba ang simbahan natin guided by the person Opo. Of God? Na, yung mga persona na yan. Opo. Sila yun lang ako, kasama niyo ako magpakailanman. No? Man, sabi ni Kristo, kasama rin natin yung Espiritu magpakailanman. Opo. Hmm. Opo. No? Salamat, Brother Mel. Kasi Sir Mel, na yung ano. Hindi, may kadugtong kasi yung ano, kayo, ano po ang pinakamalapit na example about Holy Trinity. Kasi sabi ng iba, pwede tulad sa yelo, sa clove. Hindi sa material na. Wala po. Pero kung gusto nyo parang kwan lang, Mel, analogy lang yan. Pero ito, ito lang sa ganun, hindi pwede. Pero kung magbigay tayo ng analogy para analogy maintindihan pwede. Natin, okay. Ay ganito. Ang isipan kasi ng tao ay, pag mag-isip, 1:1 yan eh. So para sa kanya, imposible ang 1:3. Pero ito ang tatanungin ko, si pinag-usapan namin sa philosophy, pwede ba na ang iisang tao na Brother Mel ay maging tatawagan siyang anak ng kanyang ama? Pwede ka bang maging anak ng ama mo? Pwede ba maging tatay? Pwede ka bang maging asawa ng asawa mo? Yes, at pwede ka maging tatay ng anak mo? Isang personalidad po, Brother Mel, ang pinag-usapan natin. Pero meron siyang tatlong personalidad na ginagampan. Magkaiba ang kanyang pagiging anak, magkaiba ang kanyang pagiging asawa, magkaiba ang kanyang pagiging ama. Correct. So ano pa ibig sabihin nito by analogy, kung mangyayibli po ito sa Diyos, sa tao, posible din po ito sa Diyos. Yun yung mababaw na pagkaintindi po natin. Si Skit, sa Bisaya, di ba, tayo pwedeng maging inatay. Skit, inatay. Ina at tatay. Di ba? Ina at tatay. Di ba? Pwede kang maging ina. Ako, Brad, inatay man po. Ina na, tatay pa, di ba? Kaya inatay. 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 Ina at tatay. Hindi yung nagmumura. Ina at tatay yun. Kaya inatay. Inatay. Thank you, Brother Mel. Okay, salamat, Sir Manny. Salamat, Bro Abel. Tanong si Bro Abel. Bukas na lang, Bro Abel. Bukas na lang. Wait, Bro Abel, i-screenshot ko to. No, bukas, sasagutin natin. Para may ano tayo. Simula tayo bukas. Bro Abel, salamat. Bro Arnold, salamat. Sis Jocelyn, salamat. Bro Nolan, Bro Wong, Bro Joel, sa ating prop, kay Sir Manny, salamat sa napakagandang pagpapaliwanag. Kay Sis Cynthia, sa amin ni Sis Kit na inatay. Tama ko dyan. At sa lahat, si Malu, inatay yan eh. Inatatay na kanyang mga anak, kaya inatay. So muli, ang kapurihan kaluwalhatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Maraming pong salamat. Hanggang bukas, magsama-sama po tayo mag-aral, magpalalim at magpalawak ng ating kaalaman tungkol sa pananampalataya ng ating simbahang Katoliko. God bless us all. Maraming salamat po. Just malo. So yan, yung pong mga hindi na sagot, meron ba yata doon sa ating comment section? Ay, bukas, Bro Abel, bukas na lang po ito, ha? So, ayan. So, sabi dito, thank you all very much po sa ating lahat. So, sobrang salamat po, Sir Manny, para sa po sa iyong paglilinaw sa mga ilang katanungan po natin. Napakaliwanag po ng na idulot nito sa amin sa aming mga question na ito. So I hope po na hindi lang ito yung aming gustong liwanagin pagdating po sa aming pananampalatayang Katoliko. So ayan, amen. Maraming salamat. Sana po lagi kaingatan ng ating Panginoong Diyos, Sir Manny.
at sa ating pong lahat. So let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, nilulwalhati at sinasamba ka po namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob po sa amin, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga kaalaman na ipinagkakaloob mo po sa amin at sa mga taong iyong ginagamit at iginagabayan mo po upang lubos namin na maunawaan ang aming pinananampalatayaan. Nawa po ito ay lubos na makapagpalago at makapagpatibay ng aming pananampalatayang bilang isang Katoliko. Nawa po ay ingatan at laging gabayan ng iyong banal na Espiritu ang gawain na ito at ang bawat isa sa atin at ang mga taong iyong ginagamit. Salamat po aming Panginoong Diyos at ito po ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus na aming Panginoong Diyos kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Belen Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat po, Sir Manny. Salamat po, Bro Abel. Thank you, Sir Mel. Thank you, Sir Mel. Thank you, Sir Mel. Salamat, Bro. Brother Bong, thank you. Ayan, si Bro Arnold Maglala. Salamat po sa lahat. Thank you sa lahat. Thank you, Sir Manny. Bro Abel, bukas na lang po, ha? Sige lang po. Apo. Salamat po. Thank you.